Happy 2 years anniversary po sa ating channel, mga idol. Ito po si Supremo. And gusto kong magpapasalamat sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga member. Maraming salamat sa inyong support, mga idol, sa laging nagko-comment sa ating mga upload, sa laging nakikinig at nakaantabay. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Wala ako dito kung wala din kayo. Maraming salamat sa inyong support. Nais ko lang magpasalamat sa lahat. Dumating tayo ng 2 years at nandito pa rin tayo, nagbibigay ng saya sa inyo. Ipangako ko sa inyo, mga idol, hanggang malakas pa yung katawan natin, patuloy akong magbibigay ng mga pinto sa inyo. Sa katotohanan, mga idol, tumigil na po ako sa pagiging instructor and nag-focus na po ako sa pagiging YouTuber. Sana gabayan ako ng Panginoon at patuloy niyo akong suportahan. Maraming salamat sa inyo lahat, mga idol, at buhay pa yung lahat. Shoutout sa lahat, mga idol. Ang mga upload natin ngayon, mga idol, ay isang compilation sa istorya ni Badong bilang paggunita sa napakagandang istorya dito sa ating channel. Sana tangkilikin ninyo ito, mga idol. Mahaba-haba din ito. Nasa 2 hours po ang ating istorya na ilalapag bawat araw. At sana, mga idol, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-share para matulungan nyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat, mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi ordinaryong mga rebuilde ang mga ito dahil kilalang malulupit, walang awa at mga tulisan ang mga ito. Agad na natataranta ang tatlong mga kasama nila ni Badong at napatakbo na ang mga ito doon sa gilid ng ilog. Sigaw agad ng isa na kailangan na nilang umahon dahil may mga kalaban sa paligid. Nang mapalingon sina Badong, agad nilang nakita ang mabilis na paglalakad ng mga rebuilding katutubo na may dalang mga armas. Wika nitong si Bunit. Nako, mukhang makapagpapawis na naman tayo sa mga ito. Anong klaseng mga nilalang kaya ang mga papalapit dito sa ating kinaroroonan? Sagot naman itong si Basil. Matagal nang naibalita na may mga rebuilding kumakalaban kay Haring Itnig. Naninirahan ang mga ito sa gubat ng isla at sigurado ako na sila na ang mga ito. Mukhang mapapalaban na naman tayo. Mabilis nang kumilos ang grupo nila ni Badong para makaaho na doon sa mga batuhan. Napasarap kasi ang paliligo ng mga ito doon sa may ilog. Wika agad nitong si Badong sa kanyang mga kasama. Sino ang mga iyan? Sagot naman ng isang kawal. Mga rebuilde ang mga iyan na kumakalaban sa aming hari. Mababangis ang mga ito at lahat ng makikita nilang gumagala dito sa gubat ay papatayin nila agad o gawing bihag. Kung umalis tayo agad kanina, maaaring hindi tayo naabutan ng mga ito. Ang sagot naman itong si Basil. Magtatago na lamang muna kayo sa likod ng mga batuhan. Kami na ang bahala sa mga ito. Pagkatapos, agad nang humanda ang lima dahil nakatutok na sa kanila ang mga armas ng mga ito. Itong si Basil, agad itong tumalon doon sa batuhan habang itong si Dr. Maki, agad na pumulot ito nang makakita ng putol na kahoy sa lupa. Tumalo na din itong si Bunit doon sa mga batuhan nang makitang nakasinta na ang mga dalang pana ng mga papalapit na mga rebuilding katutubo sa kanila. At pagkatapos, nagpaulan na agad ng mga palaso ang ilan sa mga ito. Mabilis nang kumilos na din sina Badong, Dr. Maki at Jinda. Agad na gumulong ang mga ito sa lupa para hindi tamaan ng mga humagibis na mga palaso. Agad na sinikwat ni Badong ang isa at isinalag ang katawan nito sa mga patuloy na pagpana ng mga kalaban. Patay agad ito nang matamaan ng mga palaso sa kanyang katawan. Habang itong si Dr. Maki, agad na pinagpapalo nito gamit ang pamalong kahoy ang mga tuhod ng bawat makakalapit sa kanya. Agad na nagpakawala ng mga pagtagpas ang mga kalaban nila gamit ang mga itak at sinubukan ng mga ito na tuhugin sila gamit naman ang mga sibat. Ang mga tinamaan ni Dr. Maki, agad na nababali ang mga tuhod ng mga ito
at napapasigaw habang nakabulagta sa lupa. Nang makalapit na din itong si Badong, napakabilis na pinagsusuntok niya ang dalawa sa mga ito. Halos walang isang segundo na magkasunod ang kanyang mga suntok na kapwa tumama sa mga mukha ng mga kalaban niya. Tumalsik pa nga ang dalawa ng ilang metro, basag ang mukha at hindi na gumagalaw ang mga ito. Kinubawan din agad nitong si Jinda ang isa at ibinagsak sa lupa kasabay ng pagpilipit sa liig nito. Pagkatapos, isinunod niya ang isang umatake na may dalang isang itak. Pinitik ni Jinda ang liig nito at itinapon doon sa may ilog. Ang tatlong kasama na mga kawal nila ay ang umaatake naman doon sa kanilang hindi napuruhan ng mga kalaban. May mga gumagapang papalayo kinabadong, mga nabalian ng mga tuhod ang mga ito. Agad na pinagtatagpas ang mga ito ng tatlong mga kawal na kasama nila. Doon naman sa mga batuhan, mabilis nang tumalon sina Basil at Bonet. Pinagsisipa agad ng mga ito ang mga ulo at liig ng kanilang kalaban. Pinala ng isang kalaban itong si Basil, ngunit umikot ito at sinipa ang paparating na pana. Agad itong bumalik sa pinanggagalingan at tumarak pa ito sa dibdib ng kalaban. Itong si Bonet, umigpaw ito ng napakataas at nagpakawala ng tatlong magkakasunod na mga sipa. Ang tinamaan ni Bonet sa ulo, dibdib at tiyan, tumalsik pa nga ito ng ilang metro. Mayroong dalawang mga katutubong rebuilding ang papalapit agad kay Badong at hinataw kaagad itong si Badong gamit ang mga dalang itak ng mga ito. Mabilis naman ang naging kilos nitong si Badong. Umikot ito agad at siniko niya papasalubong ang isang papasugod sa nasa kanya. Sa lakas ng pwersa ng ginawa nitong si Badong, umangat pa nga ang katawan nito sa lupa at bumagsak ang likuran. Talsik ang mga ngipin at lumabas agad ang mga dugo sa bibig. Habang ang isa, mabilis na tinaga na nito si Badong gamit ang hawak nitong itak. Agad na umilag itong si Badong at pagkatapos, nagpakawala ito ng isang malakas na pagsuntok gamit ang kanang kamay. Nang tamaan ang kalaban niya sa may sentido para itong tinibag na saging na bumagsak sa lupa, agad itong nawala ng malay habang bumulwak ang dugo sa bibig, ilong at tainga. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakabulagta na ang lahat ng mga rebuilding katutubo na umatake sa kanila. May ilan ang mga naghihiyaw at namimilipit sa sobrang sakit habang gumagapang ang mga ito. Wika nitong si Basil, "Badong, mukhang kailangan na natin na makaalis sa lugar na ito. Baka may mga magsidatingan pa na mga kasamahan nila. Mas matatagalan tayo sa pagbabalik sa kaharian doon sa patag." Ganon din ang pinagsasabi ng mga kawal na kasama nila. Kaya mabilis nang sumakay ang mga ito sa kanilang mga karwahe. Ang tatlong kasama nilang mga kawal, kahit na nakita ng mga ito ang bangis nila ni Badong doon sa bakbakan sa kaharian, halos hindi pa rin makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakitang ipinakitang lakas at galing ng grupo nila ni Badong. Mas nakakabilib ang ginawa ng mga ito ngayon dahil may hawak na mga armas ang kanilang nakakalaban. Mabilis nang binaybay ng grupo ng mga ito ang daanan pababa ng patag. Papadilim na at kailangan na nilang makalabas ng kakahuyan. Ilang sandali pa nang papalabas na sila ng kakahuyan, nakita nila doon sa pasukan ng kakahuyan ang maraming mga kawal ng hari na parang papasok na sana doon sa kagubatan. Nang mapag-alaman kasi ng hari na napatagal ang kanilang pagbabalik ni Badong doon sa kanyang kastilyo, agad na nag-utos ito na sundan ang grupo nila ni Badong sa loob ng gubat. Medyo nag-alala na kasi itong si Lakan Itnig dahil nga hindi ligtas ang gubat. Iniisip ng hari na baka nakakasulubong ng grupo ng mga ito ang mga rebuilding katutubo. Agad na humingi ng paumanhin ang grupo nila ni Badong sa mga nakakataas sa hanay ng kawal ng hari. Ipinaliwanag ng mga ito kung bakit sila natagalan sa pagbaba ng patag. Masyadong nawiwili lamang ang mga ito sa kanilang kagandahang nakita doon sa isla.
ilang sandali pa pagdating ng mga ito doon sa kaharian. Pagkatapos na makakain, nagpapahinga na ang grupo ng mga ito. Kinabukasan, agad na ginising sila ni Tatamak dahil pagkatapos ng kanilang agahan, sisimula na ang bakbakan ng mga dayo at ang mga mandirigma ni Lakan Itneg. Nasasabik na din ang grupo nila ni Badong na makitang lumaban ang grupo ng mga mandirigma ng hari. Makalipas ang ilang mga minuto, magkakasama na ang lahat ng mga ito. Papunta na ang mga ito doon sa likurang bahagi ng malaking bahay. Mayroong isang katamtamang laki ng arena ang nandoon. Maraming mga tao na din ang mga nakapalibot at manonood sa labanan. Agad na inalalayan ang grupo nila ni Badong doon sa mga bakanting upuan na nasa gilid mismo ng luna. Pinaghanda na ng hari ang kanilang pwesto. Marami din ang mga taong nandoon at sabik na rin ang mga ito na makita ang bakbakan. Napapasigaw at nagpalakpakan naman ang lahat ng mga ito nang makitang pumasok na ang grupo nila ni Badong. Ilang sandali pa, nagsiksikan na ang mga taong nasa loob ng arena dahil sa sobrang dami. Galing ang mga ito sa iba't ibang uri ng mga tribo. Nagsasalita muna itong si Lakan Itneg at nagpapasalamat sa lahat, habang itong si Apo Tinong ang nagsilbing nagpakilala naman sa bawat panig. Nakita na nila ni Badong ang mga mandirigmang makakalaban nila sa kaarawan ng hari. Matapos iyon, pumagitna na ang dalawang mga grupo. Matitigas at malalaki din ang mga katawan ng mga makakalaban ng grupo nila ni Supremo. Tinawag agad ang grupo nila ni Supremo. Ang apat na lalaban galing sa kanilang panig ay itong si Supremo, Ruhel, Aldo at itong si Matias. Makalipas ang ilang sandali, nang tumunog na ang isang tambol, hudyat na para simulan na nila ang bakbakan. Unang lalaban ay itong si Matias. Sa tingin nila ni Badong, magkasing tangkad ito kay Bonet. Hindi din magkakalayo ang kanilang mga katawan sa laki at hubog. Pumagitna na din ang makakalaban ito, isang negro, kulot-kulot ang buhok at naka-boxer shorts lamang. Ang grupong ito ay galing din sa kabilang lugar. Dumadayo ang mga ito sa lugar ng Isla ng Tabas para mas mapalakas pa ng mga mandirigmang ito ang kanilang kakayahan. At ang isa pa, alam ng mga ito na ginto ang pwede nilang mapapanalunan. Wika nitong si Tatamak. Wala akong masyadong alam tungkol sa grupo ng mga mandirigma ng hari. Iilan sa kanila ang nakikita ko at tatlo lamang din sa kanila ang nakita kong lumalaban. Isang magandang pagkakataon ito para makita at mapag-aralan natin ang kanilang mga kilos at galaw. Makalipas ang ilang minuto, humanda na itong si Matias at ang kanyang makakalaban. At pagkatapos, biglang umataki ang negro kay Matias. Judo ang unang ginamit nito na estilo. Sinubukan itong mahuli itong si Matias gamit ang kanyang mga malalakas na mga kamay. Napapatras itong si Matias at ilang sandali pa, nagpakawala ito ng mga tuhod para punteriyahin ang ulo ng kanyang kalaban. Kaya napatigil na ito sa kanyang ginawang pag-atake. At pagkatapos, biglang umigpaw na itong si Matias. Habang nasa iri ito, nagpakawala na ito ng sunod-sunod na mga pagsipa. Agad nilang napansin na parang kaigaan ng katawan nitong si Matias. Sa nakita nila, nagpakawala ito ng mahigit sa limang mga sipa habang nasa ere. Kahit na nasangga pa ito ng kalabang negro, napapaatras agad ito dahil sa lakas ng mga pagsipang iyon. Pagbagsak naman itong si Matias sa lupa, agad itong gumulong at itinukod ang dalawa nitong mga kamay sa lupa. At pagkatapos, sinubukan itong hulihin at ikapit ang mga paa sa liig ng kanyang kalabang negro. Ngunit isang magandang pagkakataon ito, agad na sinangga nito ang kanyang mga paa at niyakap na itong si Matias ng kalaban. At pagkatapos, ibinagsak na ito sa lupa. Dito na kinubawan itong si Matias ng kanyang kalaban. Dinaganan na ito habang nagpapaulan
ng mga pagsiko at mga pagsuntok. Mabilis naman na isinangga nitong si Matias ang kanyang mga braso para hindi siya matamaan. Ngunit umigpaw na sa iri ang kanyang kalaban at balak na ibagsak sa kanyang dibdib ang tuhod nito. Ito ang malaking pagkakamali ng kanyang kalaban. Sa ginawa nito, mabilis nang kumuha ng lakas itong si Matias para agad itong makabangon. Sabay sa pagbagsak naman ng kanyang kalaban sa lupa, agad na tumalon itong si Matias sabay tuhod sa dibdib at pagkatapos dumiritso ito sa pagkapit sa liig ng negro at ibinagsak na niya ito sa lupa. Batok ang unang tumama nito sa lupa, kaya agad na naramdaman ng kalaban ni Matias ang pagkahilo at sobrang sakit. Hindi pa tapos itong si Matias, agad niyang sinundan ng isang malutong na sipa punteriya ang ulo nito. Nang tamaan ang kanyang kalaban, agad itong bumaliktad papunta doon sa kabilang bahagi. Agad na lumabas ang dugo sa tainga nito. Tumayo na itong si Matias. Nagsisigawan na ang mga taong nanonood at isinigaw ang pangalan nito. Itinaas naman ito ang kanang kamay habang papalapit na doon sa nakabulagtang kalaban. Dahan-dahan na din na kumilos ang negro at pilit na makatayo. Narinig nilang wika nitong si Matias. Hindi mahihina ang mga mandirigma sa islang ito. Dumayo kayo dito sa aming isla para makakuha ng kayamanan bilang papremyo sa laban. Huwag niyo munang isipin ang mapapanalunan ninyo dito sa aming isla. Mas magandang isipin muna ninyo kung paano mananalo sa labanan. Nang makatayo na ang kalaban nitong si Matias, mabilis na itong tumakbo at nagpakawala ng mga pagsipa. Umataki na itong si Matias para tapusin na ang labanan na iyon. Kahit nahihilo pa ang kanyang kalaban, nagawa pa rin itong makailag. Ngunit may pangalawang paraan at plano itong si Matias. Dahil lumagpas ang kanyang sipa, dumiritso ito para maikapit na naman ang mga paa sa liig ng kanyang kalaban. Sa bilis ng kilos at galaw nitong si Matias, agad na napagtagumpayang muli nito na maikapit ang mga paa sa kalaban. At pagkatapos, ibinaling nito ang katawan para matumba ang kanyang kalabang negro sa lupa. At nang malapit nang bumagsak ito sa lupa, mabilis na kumawala itong si Matias at iniunat ang katawan nito. Pagkatapos, buong lakas na ibinagsak ang siko sa mukha ng negrong kalaban. Sa lakas ng ataking iyon ni Matias, pagkabagsak ng kanyang kalaban sa lupa, agad itong nawala ng malay. Agad na nagsigawan ang mga tao at sobrang natutuwa ang mga ito sa ginawa at ipinakitang galing nitong si Matias. Wika nitong si Apo Tinong. Si Matias ay kilala bilang napakabilis na kumilos at napakayunik din ang kanyang estilong ginagamit sa pakikipaglaban. Sa mahigit sa 10 laban ito sa mga dayo at taong labas, hindi pa natatalo itong si Matias. Ang sagot naman nitong si Tata Mac. Malakas nga ang kanyang kaalaman, Tinong. Mabilis at magaan ang katawan. Sa tingin ko, bagay na bagay sila ni Bonnet dahil magkakapareho sila ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa, sumunod na lumaban ay itong si Aldo. Wika ni Apo Tinong. Isang beses pa niyang nakitang lumaban itong si Aldo. Ngunit agad na napabilang ito sa mga pangunahing mga bantay ni Lakan Itnig dahil kay Supremo. Ayon sa sabi ni Supremo, kamuntika na siyang mapatumba at matalo nitong si Aldo sa kanilang labanan. Agad itong iminungkahi kay Lakan Itnig na kunin agad ito bilang bantay dahil hindi matatawaran ang taglay na lakas nitong si Aldo. Base sa nakikita ni Apo Tinong na estilo ng pakikipaglaban nitong si Aldo, parang away kalye din ang mga pamamaraan nito. Ngunit dahil nga sa lakas at bilis, agad nitong natatalo ang kalaban. Hindi rin alam nitong si Apo Tinong kung may mga espesyal ba itong pamamaraan
dahil sa nakita niyang laban ito, ilang minuto lamang ang itinagal ng kanyang kalaban. Wika naman nitong si Tatamak. Kung ganoon, Tinong, palaisipan pala ngayon kung anong lakas at kakayahan meron ang taong iyan. Kung mapapatagal ang laban ng kanyang kaharap ngayon, maaaring magsilabasan ang kanyang kakayahan at pamaraan. Ilang sandali pa, pumasok na doon sa loob ng luna itong si Aldo. Nakasuot ito ng pantalon na maraming mga butas at isang damit pang itaas na gawa sa mga balat ng hayop. Kung tutuusin sa unang tingin, parang isa itong katutubo at namumuhay ng matagal doon sa bundok. Tanong nitong si Tiger kay Apo Tinong. Apo Tinong, saang tribo naman nabibilang ang taong iyan? Walang tribong kinabibilangan itong si Aldo, Tiger. Ilang buwan na ang nakaraan nang magpatrolya ang grupo ng mga kawal sa dalawang mga bukirin na pinamumunuan nitong si Supremo. Nakakalaban nila ang grupo ng mga ito. Ibig kong sabihin, nakakalaban nila ang pamilya nitong si Aldo. Sa bukirin ng Mubarak, naninirahan ang pamilya nitong si Aldo. Malayo na ito sa kabihasnan at malayo pa sa mga bukirin kung saan nakatira ang tribo ng Maling. May mga taong naninirahan sa gubat na ito na malaya at walang kinabibilangan na mga tribo. Hindi nga makapaniwala ang grupo nila ni Supremo nang makitang may mga tao palang naninirahan doon sa liblib na lugar. Inataki sila ng mahigit sa 10 mga tao, kasama na itong si Aldo. Ngunit dahil mas marami ang mga kawal, nagawa nilang matalo ang mga ito at mabihag. Ngunit ang hiling nitong si Aldo na palalayain ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang pamilya, at siya na lamang ang dalalhin ng mga ito dito sa patag. Handa siyang magiging alipin ng hari kapalit ang kalayaan ng kanyang pamilya. Ngunit nagdalawang isip pa itong si Supremo hanggang sasabihin itong si Aldo na maglalaban sila ni Supremo sa isang manumanong labanan at walang makikialam kung matatalo niya itong si Supremo, papayag ito sa kanyang kahilingan. At kapag natalo naman siya, wala na siyang magagawa pa. Magpapaalipin sila sa hari kasama ang lahat ng membro ng kanyang pamilya. Ngunit tumagal ang kanilang labanan. Hindi inaasahan itong si Supremo na may taglay pala itong si Aldo ng kakaibang lakas at bilis sa labanan at kamuntikan pa nga siyang matalo nito. Kahit na natalo itong si Aldo, pumayag pa rin itong si Supremo sa kagustuhan at kahilingan itong si Aldo. Kaya ngayon, isa na itong si Aldo sa mga pangunahing mandrigmang bantay kay Lakan Itnik dahil kay Supremo. Kaya marami pa rin ang mga nagdududa sa kakayahan nito, lalong-lalo na ang mga taong naninirahan dito sa isla. Ang mahabang paliwanag nitong si Apo Tinong. Marami ang mga nagdududa nitong si Aldo, ngunit hindi itong si Supremo. Malaki ang tiwala ni Supremo kay Aldo at alam niyang bukod sa kanya, wala nang ibang makakalagpas pa sa lakas nitong si Aldo. Pumasok na din ang makakalaban nito doon sa gitna. Isang master at black belter sa karate ang makakaharap nito ngayon. Nakasuot ito ng kasuotan ng mga black belter habang ang mga tao binubunila itong si Aldo dahil nga marami sa kanila ang tutol sa ginawa nitong si Supremo sa paghiling niya kay Lakan Itnig na isasama itong si Aldo sa mga pangunahing bantay ng Karian. Pakiwari ng mga ito na walang kakayahan at lakas itong si Aldo. Ilang sandali pa, hudyat na para simulan ang bakbakan. Agad na kumilos na ang nakakalaban itong si Aldo. Humanda na din ito habang nakaposisyon ng tulad sa mga ginagawang estilo nitong si Tiger. Habang itong si Aldo, nakatayo lamang ito at nakatitig sa kanyang kalaban. Makalipas ang ilang sandali, biglang umataki na ang kalaban nitong si Aldo at nagpakawala ng mga pag-atake sa kanya.
Mabilis naman na umiilag itong si Aldo at nagpakawala din ng dalawang mga parang hindi mawaring atake na parang magkahalong suntok at pagkalmot. Ilang sandali lamang, biglang napatras ang kanyang kalaban. Hawak agad nito ang kanyang braso. May dugo nang lumabas galing sa mga sugat nito sa kanang braso at napunit pa ang suot nitong damit. Hindi ito makapaniwala. Sa bilis ng pag-atake nitong si Aldo, halos hindi na niya makita ang ginawang pag-atake nito sa kanya at ang kanyang ipinagtataka kung bakit napunit ang kanyang suot na damit at siya'y nasusugatan. Dahan-dahan nang naglalakad itong si Aldo papunta sa kanyang kalaban. Kaya kahit na nasusugatan ang kanyang kalaban, mabilis pa rin itong humanda at nang makalapit na itong si Aldo, agad itong umatake gamit na ngayon ang kanyang mga suntok at mga sipa. Ganon pa rin ang ginawa nitong si Aldo. Isinangga niya ang kanyang mga braso sa mga ataking iyon at umiilag hanggang sa gumanti na naman ito ng mga pag-atake. Magkakasunod ang ginawang pag-atake nito at pagkatapos napapaluhod na sa luna ang kanyang kalaban at kita ng lahat ang dugong lumabas sa mga sugat nito sa kanyang paa, braso at tiyan. Napatulala pa nga ang mga taong nanonood. Wala namang ginamit na anumang patalim itong si Aldo. Ngunit bakit nagawa nitong masugatan ang kanyang kalaban? Sa paanong paraan na nagagawa ito ni Aldo? Pati nga ang kalabang panig, humiling ito agad na patingnan ang buong katawan ni Aldo para malalaman nila kung talagang walang armas nga itong dala. Ilang sandali pa, ipinatigil muna ang labanan at may mga pumasok doon na mga tauhan ng hari at kinapkapan itong si Aldo. Nakadipa lamang ang mga kamay ni Aldo habang nakatitig ito sa kanyang kalaban at nakangisi. Wika pa nga nito, "Wala akong ginamit na armas o anumang patalim. Tanging mga malalakas lamang ang kayang makita ang aking ginawang pag-atake. At dahil hindi mo yon nakita, isa kang mahinang nilalang." Ang mga taong nandoon, natahimik ang mga ito at unti-unting pumasok na sa kanilang isipan na nagkakamali sila sa kanilang ginawang paghusga kay Aldo. Batid nilang nagtataglay pala ito ng lakas na mas lamang sa karamihan. Matapos na makapkapan ito, wika ng mga tauhan itong silakan itnig na wala silang nakitang anumang mga patalim. Kaya muling ipinagpatuloy ang bakbakan. Ilang sandali pa, habang hindi pa nakahanda itong si Aldo, biglang umatake ang kalaban nito at niyakap agad ang mga paa nitong si Aldo para balaksan ng ibagsak ito sa lupa. Ngunit biglang napaigik ang kalaban nitong si Aldo. Bago pa pala maabot nito ang mga paa ni Aldo, naunahan na siya nito sa pag-atake. Piniga na ni Aldo ang liig ng kanyang kalaban. Dumaloy na agad ang maraming mga dugo galing sa natamong sugat nito at kita ng lahat ang mga nagsilabasan na mga mahahabang kuko nitong si Aldo. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita. Wika pa nga nitong si Dr. Maki, "Bakit biglang may lumalabas na mga kuko sa kanyang kamay? Isa ba siyang halimaw?" "Hindi naman sa palagay ko, binata," ang sagot naman nitong si Apo Tinong. "Mukhang hindi naman halimaw ang pinanggagalingan ng kanyang angkan. Ngunit balita namin na may dugong mga lubo ang mga ito, kaya nakuha niya ang ganong kabangis at lakas. Ngunit unang beses ko pa ngayon na nakitang ginamit niya ang kanyang mga mahahabang mga kuko." Ang mga taong nanonood, nagsimulang magpalakpakan na din ang mga ito. Napabilib na sila kay Aldo. Nung una, ang iniisip nila na kaya nakapasok lamang ito bilang tagabantay ng hari dahil sa tulong nitong si Supremo. Ngunit ngayon, napagtanto na nila na may taglay din itong kakaibang lakas at galing. Habang doon sa gitna ng luna, agad na itinaas nitong si Aldo ang kanyang kalaban
hawak pa rin ang liig nito. At ilang sandali pa, biglang umikot itong si Aldo at nagpakawala ng malalakas na mga pagsiko. Tinamaan agad ang mukha ng kanyang kalaban at tumalsik pa nga ito. Ngunit habang papatumba na ito sa luna, napakabilis na naabutan ito ni Aldo habang nakataas na ang isang paa. At pagkatapos, nagpakawala ng isang napakalakas na pagsipa na tumama naman sa dibdib ng kanyang kalaban. Agad itong bumagsak at tumalbog pa sa lakas ng pag-ataking iyon ni Aldo. Basag ang mukha nito. May mga dugong tumagas sa kanyang tainga at bibig at nawalan agad ito ng malay. Maraming mga dugo na din ang lumabas sa mga sugat ng kalaban ni Aldo. Wika nitong si Tatamak. Mukhang kakaibang mandrigma iyang si Aldo Tinong. Nakakatakot ang kanyang lakas at kakayahan bilang isang lobo. Kaya pala, napakabilis ng kilos niya at naipatama agad ang kanyang mga kalmot sa kanyang kalaban. Mukhang nakakainteresante ang kanyang kakayahan at pwedeng magagawa sa gitna ng labanan. Tuluyang nagsisigawan na ang mga tao at nagpalakpakan. Ngayon, alam na nila ang lakas nitong si Aldo at nakuha na ni Aldo ang respeto ng mga ito. Bulong pa nga nitong si Supremo. Ang taong ito ang kamuntikan ng tumalo sa akin. Sa kaarawan ng aming hari, makikita at masaksihan pa ng lahat ang tunay nitong bagsik. Tanong nitong si Basil kay Badong. Ano ang sa tingin mo sa taong iyan, kapatid na Badong? Magiging hadlang ba ito sa atin? Sa tingin ko, Basil, may itinatagong bangis at lakas pa ito. At sa tingin ko, mas maiging ikaw na ang kumakalaban sa taong iyan. Alam kong kayang-kaya mong durugin ang Aldo na iyan, Basil. Napapatawa na lamang itong si Basil. Ang sagot naman ito, kahit na ano pa ang kanyang itinatagong lakas at bagsik, kayang-kaya ko pa rin siyang patumbahin, Badong. Mukhang mas nakakapanabik yata ang ating bakbakan sa darating na linggo. Ilang sandali pa, nakita nilang pumasok na doon ang isa pang mandrigma na galing sa hanay ng hari, itong si Makil. Malaki din ang pangangatawan nito. Mas matangkad pa nga ito kay Supremo. Bato-bato din ang katawan at ang wika nitong si Apo Tinong. Isa itong si Makil sa mga pinakamalakas sa lahat ng mga tagabantay ng hari. Nakakatakot ang lakas nito at sa mahigit sa 20 laban nito laban sa mga dayo ay hindi pa ito natatalo. Pumasok na din ang makakalaban nito na isang Muay Thai guru. Matapos na maipakilala ang mga ito, hudyat na para simulan na ang bakbaka nila. Unang umatake itong si Makil. Nagpakawala agad ito ng mga suntok. Ngunit kakaiba din ang bilis ng kanyang kalaban. Agad nitong naiwasan ang mga ginawang pag-ataking iyon. Gamit naman ang mga siko at tuhod nito, gumanti na ito ng mga pag-atake kay Makil. Mas maliit ang kalaban ni Makil sa kanya ng dihamak. Sa tingin nila, nasa 5 talampakan lamang ito at 8 pulgada. Mas maliit pa nga ito kay Bunit na mayroong 5 talampakan at 10 pulgada. Mabibilis din ang mga galaw at kilos ng kalaban nitong si Makil. Ngunit naiilagan pa rin ito ni Makil. Kahit na malaking bulas ang kanyang pangangatawan, mabilis din itong gumalaw. Sa paglipas ng mga minuto, tinamaan na itong si Makil ng mga siko at tuhod ng kanyang kalaban. Dibdib, liig at ulo ang lahat ng mga patama. Ngunit laking gulat ng kanyang kalaban na kinayang tanggapin iyon lahat ng dambuhalang si Makil. Hindi man lamang ito iniinda ang mga tamang iyon. Ilang sandali pa, nagpakawala ng isang paikot na sipa ang kalaban ni Makil. Ngunit piki lamang iyon, bigla itong umigpaw at nagpakawala naman ng mga pagtuhod punterya ang mukha nitong si Makil. Tinatamaan na ito sa kanyang panga, kaya medyo napahangad ang mukha nitong si Makil.
Susundan pa sana agad ito ng mga pagsiko ng kanyang kalaban. Ngunit agad na niyapos ni Makil ang kanyang kalaban at inialsa na paitaas. Pagkatapos, ibinalibang na niya ito sa luna. Dahil maliit at maliksi ang kanyang kalaban, mabilis itong napaikot sa ere para makakuha ng balanse. Ngunit hindi pa ito tuluyang bumagsak doon sa luna. Nagpakawala na itong si Makil ng napakalakas na mga pagsuntok. Hindi na ito nailagan pa ng kanyang kalaban. Sapul na sapul ito sa kanyang ulo. Kaya tumalsik na ito at bumalandra doon sa gilid ng luna. Sa lakas pa nga nito, tumalbog pa ang kanyang kalaban at bumalik ang katawan nito papunta kay Makil. Dito na umikot ang napakalaking tao at pagkatapos nagpakawala ng isang malakas na pagsipa. Tinamaan na naman sa dibdib ang kanyang kalaban kaya muling tumalsik ito doon sa gilid ng luna. Nang bumagsak na ito sa lupa, tuluyan itong nawalan ng malay. Hindi na ito gumagalaw. Kaya alam ng lahat na talo na ito. Itinaas nitong si Makil ang kanyang kamay at nakangisi, at ilang sandali pa naglalakad na ito padaan sa kinaroroonan ng grupo nila ni Tata Mac. At itinuro pa nito si Tiger, wika nitong si Makil, "Sa Linggo, ikaw Tiger ang isusunod ko." Napatitig itong si Tiger kay Makil at nagulat. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ng mandirigma ng hari sa kanya. Ang sagot naman itong si Tiger, "Huwag ka munang maghambog, baka ikaw ang ilalampaso ko." At nagkatitigan ang dalawa. Ilang sandali, wika nitong si Tata Mac, "Hehehe, mukhang ikaw yata ang kursunada ng isang iyon, Tiger. Mukhang napakagandang bakbakan kung kayo ang magkakatapat. Subukan ng lakas at estilo." Ang sabi naman itong si Apo Tino, "Ganun lamang iyang si Makil, Tata Mac. Walang ginawa ang taong iyan kundi ang makipagbakbakan. Ngunit napakasolidong bantay nito ng hari. Kahit na buhay pa ay ibibigay para lamang maprotektahan ang aming hari." Biglang napatigil sa pag-uusap ang mga ito nang biglang maghiyawan ang mga tao at magpalakpakan. Mas malakas na ang sigawan ng mga ito ngayon. Pati itong si Lakan Itnig napatayo na din sa kanyang kinaupuan. Pagbaling ng kanilang mga paningin, nakita nilang papasok na doon sa loob ng luna itong si Supremo. Kaya pala nagsisigawan na ang mga tao. Wika nitong si Apo Tinong, "Walang duda, si Supremo na ang mananalo sa laban na ito. Ang aantayin at aabangan na lamang natin kung paano ito tatapusin ni Supremo." Sagot nitong si Tata Mac, "Marami na akong narinig tungkol kay Supremo, Tinong, at nababatid kong malakas talaga ito. Ngunit kung si Badong ang kanyang makakalaban, mukhang malalagay sa alanganin ang mandirigma ninyo, Tinong." Tumawa na din itong si Apo Tinong at ang sagot nito kay Tata Mac, "Huwag kang pasisiguro, Tata Mac. Alam kong grabe at kakaibang antas ang lakas ni Badong. Ngunit kakaiba din ang lakas ni Supremo. Hindi magiging pinuno ito sa lahat ng mga bantay kung wala itong ibubuga. Kaya nga, nasasabit na talaga akong makikita ang mga ito na magharap sa kaarawan ni Lakan Itnig." Ilang sandali, pumasok na din sa loob ng luna ang makakaharap nitong si Supremo. Malaki din ang katawan at sa kanyang kasuotan, alam mo agad na eksperto ito sa pamamaraan ng Brazilian Jiu-Jitsu. May mga nakataling tila na kulay pula sa kanyang ulo, braso at mga paa. Nakasuot din ito ng isang maluwang na pantalon na kulay green, habang nakahubad lamang ito sa kanyang pangitaas. Makalipas ang ilang minuto, hudyat na para simulan na ang kanilang laban. Walang tigil pa rin sa paghihiyawan ang mga tao. May mga ginagawa pa nga ang mga ito na parang kanta patungkol kay Supremo. Nakatayo lamang itong si Supremo
habang dahan-dahan na lumapit naman ang kanyang kaharap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, biglang umataki na ang kalaban nitong si Supremo. Kakaiba ang pamamaraan nito. Habang itinukod ang mga kamay sa lupa, mabilis na nagpakawala ito ng magkakasunod na mga pagsipa. At pagkatapos, umikot na naman ito at nagpakawala ng magkakasunod na mga pagsuntok. Mabibilis na ang kilos nito. Ngunit walang tumama kahit isa kay Supremo sa mga ginawa nitong mga pag-atake. Mabilis din ang mga kilos nitong si Supremo. Agad na nahuhulaan ito ang mga gagawing pag-atake ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa, biglang sinangga nitong si Supremo gamit ang kanyang mga paa, ang mga sipa ng kanyang karap. Siko naman ang ipinagsangga nito sa mga suntok ng kanyang kalaban. At sa isang iglap, nang sumablay ang isang sipa ng kalaban nitong si Supremo, mabilis nang nagpakawala ng isang malutong na suntok itong si Supremo at tumama ito sa paa ng kanyang karap. Agad itong napangiwi dahil sa sobrang sakit at lakas ng suntok na iyon. Agad na naramdaman ng kalaban itong si Supremo na parang namamanhid ang kanyang mga paa na tinamaan ng suntok. Pagkatapos muling nagpakawala itong si Supremo ng malalakas na mga suntok galing sa kanyang kanang kamay. Ngunit nakaiwas naman agad ang kanyang kalaban at ang hindi nito inaasahan ang ginawang pagsiko ni Supremo sa mukha nito. Nang hindi kasi tumama ang suntok nitong si Supremo, agad nitong inilihis ang kanyang braso para tumama ang siko nito sa mukha ng kanyang kalaban. Agad itong napatras sa tindi ng pagsikong iyon. May tumalsik agad na dugo galing sa bibig at ilong ng kanyang kalaban. Pagkatapos, paabanti na itong si Supremo para muling atakihin ang kanyang kaharap. Ngunit agad na nagpakawala ng dalawang mga pagsipa ang kanyang kalaban. Puntirya agad nito ang dibdib at liig nitong si Supremo. Ngunit nasangga na ito ni Supremo gamit naman ang kanyang siko. At pagkatapos, kumuha ito ng bilo gamit ang kanang kamay at nagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga pagsuntok. Napakabilis at mapinsala ang mga suntok na ito. Wala pang isang segundo, parang sabay pang tumama ang mga suntok nito sa mukha ng kanyang kalaban. Agad itong bumaliktad dahil sa lakas ng suntok ni Supremo at bumagsak ito na una ang batok. Pagkabagsak pa lamang nito sa luna, agad na itong nawala ng malay. Nanatiling nakatayo itong si Supremo habang nakatitig sa nakabulagtang kalaban. Duguan ang mukha, may umagos na dugo sa bibig, ilong at ainga nito. Mas lalong nag-iingay ang mga tao at isinigaw ng mga ito ang pangalan ni Supremo. Nagulat din itong si Tatamak sa kanyang nakita. Malakas nga itong si Supremo. Ngunit kampante pa rin siya na matatalo ito ni Badong. Muntikan pang ang mapatay ni Badong si Maestro na isang napakalakas na tao at itinuring na may malahalimaw na kakayahan. Kaya sa tingin ni Tatamak, kayang-kaya ni Badong na durugin itong si Supremo. Napatawa agad itong si Apo Tinong. Sabi agad dito, tunay ngang napakalakas nitong si Supremo. Dito sa aming isla, wala nang magtatangka pa na labanan ito. Hindi pa nga nito ginamit ang kanyang lahat na lakas. Ilang sandali ang lumipas, naglalakad naman itong si Supremo papalabas na ng luna. Ngunit nakatitig na ito kay Badong. Napakatalim ang mga titig nito. Kaya itong si Badong, tumayo na din ito at nakipagtitigan. Kaya sinatatamak at Apo Tinong napapangiti na lamang ang dalawang matanda. Natapos na ang labanan at siyempre panalo ang panig nila ni Lakan Itnig laban sa mga dayo. Patuloy pa rin na nagsaya ang lahat ng mga taong nanodoon dahil nga sa pagkapanalo ng kanilang mga mandirigma. Makalipas ang ilang minuto, nakaalis na ang lahat ng mga taong nanodoon
pati ang mga dayo na mga mandirigma, nakabalik na din ang mga ito sa kanilang mga tinutuluyan. Pinatawag naman ang grupo nila ni Tata Mac ni Lakan Itneg dahil Sabado pa bukas at sa susunod na araw pa ang kanyang kaarawan at ang araw ng bakbakan. Nais nitong si Lakan Itneg na dalhin niya ang grupo nitong si Tata Mac at Pires Brothers doon sa bukirin ng Suyod para makapagpasyal naman ang mga ito. Pupuntahan nila ang tribo ng Abdullah kung saan namumuno ang isang makakaharap nila sa Linggo na si Apo Humer. Maganda kasi ang lugar na iyon at batid ni Lakan Itneg na masisiyahan ang mga ito sa kanilang makikita dahil sa napakaganda din ang lugar ng tribo ng Abdullah. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, pansamantalang nasa malawak na lugar ang grupo nila ni Tata Mac sa likod ng mga kwarto nila. Mayroong dalawang malalaking mga puno ng kahoy ang nandoon. May mga upuan na gawa sa kahoy ang nakapalibot doon sa may puno at mayroong malalaking misa. Walang ibang tao ang nasa likod kundi ang mga kawal na bantay lamang ang nandoon. Silang lahat ay nagkasiyahan. Nag-iinuman din ang mga ito ng mga inumin na pinamigay ng hari sa Isla ng Tabas. Nandoon si Nabadong kasama ang mga kaibigan nito, sina Tata Mac at Tiger, pati na rin sina Busbitoy at ang Pires Brothers. Masaya ang mga ito at nasasabik na sa nalalapit nilang bakbakan. Hanggang sa lumalim na ang gabi, nagpasyang magpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, maagang ginising ang mga ito ng mga tauhan ni Lakan Itneg para maagang makaalis na ang grupo ng mga ito papunta naman doon sa bukirin ng Suyod. Nakahanda na din ang hari at ang mga sasakyan nila, pati ang mga kawal na magsisilbing bantay sa mga ito na pinangungunahan nila ni Makil at Supremo, nasa labas na din at nakahanda na. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakahanda na din ang grupo nila ni Tata Mac. Umabot sa 10 mga karwahe ang magdadala sa mga ito papunta doon sa bundok ng Suyod. Maliban sa 10 mga karwahe, may mga kawal din ang nakasakay sa mga kabayo na umabot naman sa 30 bilang. Kailangan pa rin nilang mag-ingat at makasiguro dahil hindi ligtas ang mga kabundukan ng Isla ng Tabas dahil nga sa pagdami ng mga kumakalaban ng hari. Makalipas pa ang ilang sandali, papunta na ang grupo ng mga ito doon sa bukirin. Sinadyang doon sa gilid ng sapa dumaan ang grupo ng mga ito para mas makita nila ang kagandahan ng ilog at sa kabila naman ang mga nagsilakihan ng mga puno ng kahoy. Magkakasama naman ang magkakaibigan na sina Badong, Basil, Bunit, Maki at itong si Jinda sa isang karwahe. Umabot din ng mahigit sa isang oras ang kanilang paglalakbay hanggang sa makita nila ang nakakamanghang mga nagpatong-patong ng mga batuhan doon sa gilid ng pangpang. Mayroong napakalaking talon din ang nasa gilid nito. May mga nakikitang mga bahay ang grupo nila na nakasabit doon sa mga batuhan at doon sa mga malalaking puno ng kahoy. Tunay ngang nakakamangha ang kagandahan ng lugar. Dumagdag pa sa kagandahan doon ang mga baging na makikita mo sa lahat ng parte ng lugar na may mga magagandang halaman din ang tumutubo doon sa mga batuhan. May mga bakod ang nakapalibot sa buong lugar na gawa naman sa malalaking kawayan. May nakita silang dalawang maliit na kubo ang nasa magkabila ang panig ng pasukan sa lugar at may mga nagbabantay na mga kawal. Apat ang nakita nilang nasa itaas ng dalawang mga kubo at walo naman ang nasa baba. Nakikilala agad ng mga ito ang grupo ng hari, kaya yumuko ang mga ito bilang pagpapakita ng galang. Dumiritso na ang grupo nila doon sa kaloob-looban. Doon sa loob, nakahintay na itong si Apo Humer kasama ang mga kawal nito at ang mga utusan. Pagdating ng mga ito,
agad na humalik sa pisngi ni Lakan Itnig itong si Apo Humir at sinamahan na ang mga ito doon sa gilid ng pangpang kung saan nakahintay na sa kanila ang mga masasarap na mga pagkain na pinahanda nitong si Apo Humir. Napatitig pa ang grupo nila ni Badong sa kagandahan sa buong paligid itong si Apo Humir. Wika nito agad kay Kid Lucero. Lucero, hindi ko inaakala na kasali ka din pala sa paligsahan sa karawan ni Lakan Itnik. Kay tagal na din ang lumipas noong una kitang dinulog. Mukhang muling magkatagpo ngayon ang ating landas. Ang sagot naman nitong si Kid Lucero. Apo Humir, masaya ako sa mga narating mo. Ikaw na pala ang namumuno sa tribu ng mga Abdullah at nabalitaan ko din na kasali ka sa darating na bakbakan. Mukhang tama ka nga sa mga pinagsasabi mo. Muling magtatagpo ang ating landas at sa Linggo, babawiin na ako. Ako naman ang dudurog sa iyo. Tumawa lamang itong si Apo Humir at pagkatapos tumalikod na ito sa kanila. Wika pa nito. Ang talunan ay habang buhay na magiging talunan. O siya, kumain na muna kayo at ipapasyal ko kayo ng aking mga kawal doon sa may talon. Nakatitig lamang itong si Kid Lucero sa matandang papalayo. Nakakuyom na ang kanyang mga kamao. Gigil na itong makabawi sa tumalo sa kanya noon na si Apo Humir. Habang kumakain naman ang mga ito, masayang nagkwikwentuhan ang grupo nila ni Badong. Maaliwalas din ang lugar ng Abdullah. Wika nitong si Apo Tinong. Isa ang tribong ito sa mga pinakamaraming mga membro. Pangatlo ito sa mga pinakamalaking angkan. Matapos na makapag-agahan ang mga ito, nagpunta na ang grupo nila doon sa may talon. Nagpaiwan naman doon sa kuta ng mga Abdullah sina Tatamak, Kid Lucero at ang hari. Masayang naglilibot ang grupo ng mga ito doon sa paligid ng talon hanggang sa ipinatawag na ang mga ito ni Apo Humir. Magtatanghali na at ayon sa wika nitong si Lakan Itnig, mamayang hapon babalik na ang mga ito doon sa patag. Pagdating ng mga ito doon, agad na wika nitong si Apo Humir sa kanila. Sino ba sa inyo ang nangangalang Badong? Nagtataka itong si Badong habang itinaas na ang kanyang kamay. Ilang sandali, napatawa itong si Apo Humir. Wika nito. Bago kayo makabalik doon sa patag, magkakaroon muna tayo ng kaunting kasiyahan. Badong, maaari mo bang labanan ang isa sa aking mga pinunong kawal? Huwag kang mag-alala dahil napag-usapan na namin ito ni Lucero at Lakan Itnig. May ibibigay ako sa iyo kapag natalo mo ang aking kawala. Napatitig itong si Badong kay Tatamak at Busbitoy. Wika nitong si Tatamak habang papalapit na ito sa kanya. Nabalitaan na ni Humir Badong ang kalakasan mo, kaya gusto kang subukan sa isa sa kanyang mga kawal. Huwag kang mag-alala. Ang usapan lamang, kapag may natumba sa inyo sa lupa, agad nang ititigil ang labanan at matatalo agad ang natumba. Napailing na lamang itong si Badong at lumapit na din ito kay Apo Humir. Wika pa nga nitong si Basil. Badong, ipakita mo sa matandang iyan kung bakit ka tinataguri ang pinakamalakas para magtanda ang mga ito. Pagkalapit ni Badong kay Apo Humir, yumuko agad ang matanda at napatitig ito kay Badong. Ikaw pala si Badong. Sige, labanan mo ang isa sa aking punong kawal. Kapag natalo mo siya, ibibigay ko sa iyo ang isa sa aming pinagkakaingatan na kayamanan, ang balisong nagawa sa Bulalakaw. Lumingon itong si Apo Humir sa kanyang mga tauhan at pagkatapos pumasok na din doon ang isang malaking tao
na mahahaba ang kulot nitong mga buhok. Ipinakilala ito kay Badong. Wika ng apo. Badong, ito nga pala si Buka, ang isa sa aking mga pinunong kawala. Maglalaban kayo ngayon. At isa lamang ang ating magiging batas. Kung sino ang unang tutumba sa lupa ay siyang matatalo. Walang problema po yan sa akin, Apo Homer. Biglang dumami agad ang mga tao doon sa lugar. Gustong makita ng mga ito ang labanan ng pinakamalakas na dayo laban naman sa kanilang pinakamalakas na kawal. Pati sina Boss Bitoy, Tatamak at Tiger kasama na itong si Kid Lucero. Nasasabik na din ang mga ito na makita ang bakbakan. Ngunit kakaibang sabik, nasasabik ang grupo ng mga ito kung paano pabagsakin ni Badong ang kanyang kalaban ngayon. Ilang sandali pa, tumabi na ang mga ito para masimulan na ang bakbakan. Pati itong si Supremo, agad itong tumayo at lumapit para mas mapanood pa ang laban ng mga ito. Ngunit kahit na si Supremo, alam na niya kung sino ang mananalo sa laban. Wika nito kay Lakan Itnig. Walang kalaban-laban si Buka kay Badong. Mapapahamak lamang ito. Ngunit kagustuhan ito ni Apo Homer, baka pagsisihan niya ang kanyang ginagawa. Mas dumarami pa ang mga taong nakapalibot doon. May ilan pa nga ang umakyat sa mga punong kahoy at doon sa bubong ng mga bahay, pati na rin doon sa itaas ng mga batuhan para makita nila ang laban nitong si Badong at ang pinuno ng mga pangunahing kawal nila na si Buka. Humanda na itong si Buka at pagkatapos papasugod na ito kay Badong. Habang itong si Badong nanatiling nakatayo lamang ito at hinihintay na makalapit nga itong si Buka sa kanya. Ilang sandali pa, biglang bumiran ng mga suntok itong si Buka. Punteriya agad ang mukha nitong si Badong. Ngunit agad na nailagan ni Badong ang mga ito. Patuloy pa rin sa pag-atake itong si Buka. Siko at suntok ang pinakawala nito ngayon. Ang hindi inaasahan ni Badong, biglang nagpakawala ito ng mga pagsipa. Kamunti ka na siyang tamaan. Mabuti at naisangga niya ang kanyang tuhod. Narinig nila ang mga sigawan ng mga tao. Mukhang tuwang-tuwa ang mga ito kahit nagsisimula pa lamang ang kanilang labanan. Muling umataki ang kalaban nitong si Badong at nagpakawala na naman ng mga pagsuntok. Isang malakas na suntok ang binitiwan nito. Punteriya ang kanyang mukha. Dito na kumuha ng bwilo itong si Badong gamit ang kanyang kanang paa sa likuran. At pagkatapos, gamit naman ang kaliwang kamay, hinawi nito ng kaunti ang suntok na iyon ng kanyang kalaban. Kaya nang lumagpas ang suntok nito, mas napapalapit pa ito kay Badong ng kaunti. Dito na, nagpakawala ng isang malutong na pagsapak itong si Badong gamit naman ang kanyang kanang kamay. Isang piking suntok ang kanyang pinakawalan sa mukha nitong si Buka. Kaya agad itong napasangga gamit ang kanyang kaliwang kamay. Hinarangan nito agad ang kanyang mukha na butas sa pagkakataon na iyon. Ngunit biglang nag-iba na ang direksyon ng suntok nitong si Badong at papunta na sa tagiliran nitong si Buka. Nang tamaan ni Badong ang kanyang kalaban, agad itong napabuga ng hangin. Pakiramdam nitong si Buka, parang bumaon pa ang suntok na iyon sa kanyang tagiliran. Agad siyang napaigik at medyo napayuko ng kaunti ang kanyang kaliwang tuhod. Isang suntok pa ang pinakawalan nitong si Badong. Ang kanyang kaliwang kamay naman ngayon ang kanyang ginamit. Ngunit nasangga ito ni Buka gamit ang dalawa nitong braso. Ngayon, napagtanto na nito kung gaano kalakas itong si Badong. Hanggang ngayon, nahihirapan pa siyang makahinga dahil sa suntok ni Badong sa kanyang tagiliran. At kahit pa nga naisangga niya ang kanyang dalawang braso
sa suntok ni Balong gamit ang kaliwang kamay. Medyo napapaatras pa siya ng kaunti at isang napakabilis at napakalakas ng suntok uli ni Badong doon sa tagiliran pa rin ito tumama ni Buka. Dito na, naramdaman itong si Buka na parang may nabaling buto sa kanyang tagiliran. Agad siyang napayuko at hawak-hawak na ang kanyang tagiliran na tinamaan ni Badong ng suntok na iyon. Hirap nang makahinga itong si Buka, kaya tuluyan itong napayuko sa lupa habang naghahabol pa rin ng hininga at namimilipit sa sobrang sakit. Sa kanyang isip, hindi ordinaryo ang lakas ng kanyang kalaban ngayon. Parang halimaw na ito sa sobrang lakas. Ngayon pa lamang nararanasan niya na makatanggap ng ganong kalakas na suntok sa kanyang buong buhay. Habang itong si Badong, naglalakad na ito pabalik doon sa kanyang mga kasamahan. At pagkatapos, tumitig ito kay Apo Homer. Wika nitong si Badong. Tapos na po, Apo Homer. Hindi na makakatayo pa ang mandirigma mo. Napatigalgal itong si Apo Homer. Halos hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Grabing lakas naman, meron itong si Badong. Dalawang suntok lamang at natalo na ang kanyang isa sa mga pinakamalakas na mga mandirigma sa kanyang hanay. Habang ang mga taong nandoon, biglang natahimik ang mga ito at hindi rin makapaniwala na natalo ng ganong kabilis ang kanilang pinakamalakas na mandirigma. Wika ni Tatamak. Hehehe, dalawang suntok lamang iyon, tinong. At mabato pa ang katawan ng kanyang tinamaan. Bukas, masasaksihan na ng lahat ang tunay na lakas ni Badong. Nabigla pa rin itong si Apo Tinong sa kanyang nakita. Kahit na alam niya kung gaano kalakas itong si Badong, hindi kasi makapaniwala ang matanda na dahil lamang sa dalawang suntok, napabagsak na ang malaking kalaban nito. Ilang sandali pa, pumapalakpak na din itong si Apo Homer bilang paggalang at paghanga kay Badong. Kaya nagpalakpakan na din ang lahat ng mga taong nandoon. Pati itong si Supremo, napabilib na din ito sa ginawa nitong si Badong. Napakalakas ni Badong Supremo sa talang buhay ko. Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyang kalakas na tao. Hindi ko sinasabi sa iyo, Supremo, na hindi ka malakas. Ngunit alam naman natin pareho na mas malakas si Badong kumpara sa iyo. Hindi ko rin sinasabi na matatalo ka kay Badong sa labanan. Dahil may tiwala pa rin ako sa iyo sa lakas mong taglay at galing mo sa pakikipaglaban. Ngunit hindi maikaila ang malahalimaw na lakas ni Badong. Alam ko ang mga bagay na iyan dahil saksi ako sa kanyang mga lakas na ipinakita dito sa ating isla. Alam ko ang mga bagay na iyan, Lakan Itnig. Walang katumbas ang lakas ni Badong. Ngayon ko pa napagtanto kung gaano nga ito kalakas. Kaya bukas sa aming labanan, kailangan na makahanap ako ng paraan kung paano ko mapatumba ang taong iyan. Ilang sandali pa, napatawa na sina Maki, Basil, Bunit at Jinda dahil sa panalo na iyon ni Badong na napaka-impresibo. Wika nitong si Apo Homer habang nakatitig ito kay Lakan Itnig. Lakan Itnig, mukhang kakaiba ngayon ang lakas ng mga dayo. Grabe ang lakas nitong si Badong. Mukhang mas magiging masaya ang labanan bukas sa kaarawan mo. Mukhang nakakahanap na kayo ng katapat. Tumawa lamang itong si Lakan Itnig at pagkatapos, pinulong na muna nito ang lahat ng mga matataas na opisyal ng tribu ng Abdullah kasama na itong si Apo Homer. Humingi ng tulong itong si Lakan Itnig sa tribu ng Abdullah na tulungan siyang mapanatili ang kapayapaan bukas sa kanyang kaarawan.
Batid niyang naghanap lamang ng magandang pagkakataon ang kanilang mga kalaban na mga rebuilding mga katutubo. Makalipas ang mga oras, pabalik na doon sa patag ang grupo nila ni Tatamak. Binaybay na ng mga ito ang daanan sa gilid ng ilog. Saktong papagabi na nang dumating na ang mga ito doon sa kaharian. Naabutan pa nila ang mga utusan at mga tauhan nitong si Lakan Itnig na nag-ayos na para sa gagawin bukas na karawan ni Lakan Itnig. Bago nagpapahinga ang grupo nila, pinulong muna ang mga ito ni Lakan Itnig at ipinaliwanag ang mga dapat nilang gagawin bukas. Pagkatapos, nagpapahinga na ang mga ito. Sabit na ang grupo nila sa magaganap na bakbakan bukas. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito at naghahanda agad. Nagpapawis muna ang grupo nila ni Badong. Tumatakbo ang mga ito sa gilid ng kaharian at makalipas ang ilang minuto, tinatawag na sila ng hari. Oras na para pupunta na ang mga ito doon sa arena. Maraming mga kawal na ang nakapalibot sa buong kastilyo. May mga nagsidatingan na din na mga galing sa iba't ibang mga tribo. Wika nitong si Lakan Itnig, "Nasa loob na ng arena ang inyong makakalaban. Pumunta na kayo at pasasamahan ko kayo ng aking mga matataas na mga opisyal." Pinasamahan ang grupo nila ni Tatamak papunta doon sa loob ng arena. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ng mga ito doon sa loob ng arena, nagulat ang mga ito dahil sa laki ng lugar. Maraming mga tao na din ang nandoon at may mga kawal na din ang mga nakapalibot para magbabantay sa labas at sa loob. Ilang sandali pa, nakita na nila ang kanilang makakalaban na nandoon sa kabilang bahagi na ng arena. Nakahanda na ang mga ito para sa gagawing opening ng palaban na iyon. Agad na pumuwisto sina Boss Bitoy kasama ang mga tauhan ng Pires Brothers doon sa upuan na sa gilid lamang ng luna. Habang sina Badong, dinala na ang mga ito doon sa loob ng pagdadausan ng mismong laban. At nakahanda na din ang mga ito. Ilang sandali pa, pumasok na din doon itong si Lakan Itnig kasama ang mga pinuno ng anim na tribo. Maliban lamang itong si Apo Humir na nasa kabilang bahagi ng luna kasama ang mga mandirigma ng hari. Unti-unting napupuno na din ang buong arena ng mga tao na galing sa iba't ibang mga tribo. Tunay ngang napakarami ng mga taong nanonood. Sa paligid naman ng kaharian, nakapalibot at nagbabantay ang mga kawal ni Lakan Itnig at ang mga kawal na galing sa tribo ng Abdullah at tribo ng Abu Abu para tumulong na din sa pagbabantay. Ilang sandali pa, nagsimula na ang seremonyas ng kaarawan nitong si Lakan Itnig. May mga sumasayaw mula doon sa gitna ng mga etnikong sayaw. Pagkatapos, nagsasalita na itong si Lakan Itnig. Ipinakilala nito ang grupo naman nila ni Badong. Lumapit ang mga ito sa gitna at nagbubo agad ang mga tao sa grupo nila ni Badong. Pagkatapos, ipinatawag na din ang mga makakalaban nila. Pansin agad nitong si Badong na tanging sa kanya nakatitig lamang itong si Supremo. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, pinabayaan na lamang ito ni Badong. Total malapit nang magsisimula ang kanilang bakbakan. Makalipas ang ilang minuto, umupo na itong si Lakan Itnig doon sa upuan na nakalaan sa kanya. Nasa ikalawang palapag ito at galing sa kanyang kinaupuan, kitang-kita niya ang mga maglalaban sa loob ng luna. Ilang sandali pa, hudyat na para simula na ang bakbakan. Nagsisigawan na ang mga taong nandoon na sabik na din na masaksihan ang ipikong labanan. May mga utosan ang hari na naglilibot para magbibigay ng pagkain sa kanila at sa lahat ng mga taong nandirito sa loob ng arena.
tinawag na ang unang maglalaban, itong si Jinda, at ang makakaharap nito ay itong si Tata Makoy, isang matandang kabilang sa mga matataas na opisyal ni Lakan Itnig. Ito ang pangunahing namumuno sa lahat ng mga pinuno ng mga kawal ng hari. Kakaiba ang lakas at galing ito sa labanan. Kaya nang makita ito ng mga tao, nagsisigawan na ang mga ito. Unang bisis ngayon na nakita nila ang matandang ito. Mahaba ang mga balbas at buhok nito na kulay puti. Walang kaalam-alam ang grupo nila ni Badong kung ano ang kakayahan ng matandang ito. Ilang sandali pa, tumunog na ang malaking gong hudyat para simulan na ang kanilang bakbakan. Nasa gitna at magkakaharap na ngayon sina Jinda at itong si Tata Makoy, at nakahanda na ang dalawa. Uwi ka naman itong si Apo Tinong, nakasama pa rin sa mga pagkakataon na iyon sa grupo nila ni Boss Bitoy at Mariano Perez, ang kapatid ni Kid Lucero. Si Tata Makoy ay isang legend na mandirigma sa aming isla. Marunong itong manggagamot. Kahit na anong luba pa ng iyong karamdaman, kayang gamutin at pagalingin ang mga ito ni Tata Makoy. At malakas din ang mga kakayahan nito at karunungan sa labanan. Makalipas ang ilang sandali, agad nang umatake itong si Jinda sa kanyang kalaban. Mas maliit sa kanya itong si Tata Makoy at mas payat ang pangangatawan. Kaya sa tingin ni Jinda, kaya niya itong patumbahin agad sa isang atake lamang. Ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil batid niyang mayroong lakas itong itinatago. Hindi ito magiging kasama sa labanan na ito kung hindi ito malakas at magaling. Mabilis naman na kumilos itong si Tata Makoy at iniiwasan ang mga ginawang pag-atake nitong si Jinda. Ilang sandali pa, wika sa sarili nitong si Jinda. Putsa, mabilis din pala ang matandang ito. Wika nitong si Tata Makoy. Bilisan mo pa ang mga kilos mo. Bilisan mo pa, binata, ang mga pag-atake mo sa akin. Dahil kung ganyan ka lamang, hinding-hindi mo ako matatamaan at maabot. Sa gigil nitong si Jinda, agad itong umigpaw at balak sanang patamaan ng kanyang tuhod ang muka nitong si Tata Makoy. Ngunit biglang nawala ito sa kanyang harapan, at pagkatapos mabilis nang nagpakawala ito ng suntok papunta sa kanyang tagiliran. Agad siyang napaigik at ramdam agad niya ang sakit sa tama sa kanyang tagiliran. Nagtataka itong si Jinda kung paanong agad na nakalapit sa kanya itong si Tata Makoy at nagkapagbitiw pa ng malakas na suntok. Agad na napayuko ng kaunti itong si Jinda at hawak ang kanyang tagiliran. Napuno ng hiyawan ang mga taong nandoon. Walang patid ang sigawan ng mga ito. Napakaingay sa loob ng arena dahil sa napakaraming mga taong nandoon na aabot sa 10,000 mga katao. Wika nitong si Tata Makoy. Hindi mo iyon nakita, binata. Ang hina pala ng mga galaw mo. Sabi ko na sa iyo, bilisan mo ang iyong mga kilos at galaw. Susugod na ako ngayon at talasan mo ang iyong mga mata. At ilang sandali pa, biglang umatake na ang matanda kay Jinda. Nagpakawala na ito ng mga pagsuntok at pagsipa. Agad naman na nakakaiwas itong si Jinda. Ngunit may lumusot pa rin na suntok ang tumama sa kanyang dibdib. Kaya agad siyang napatras at ramdam ni Jinda ang sakit sa kanyang dibdib. Napakabilis nitong si Tata Makoy. Kaya nahirapan siyang makita ang mga kilos nito at galaw. Ngunit sa tantiya ni Jinda, kaya niyang tanggapin ang lahat ng mga pag-atake nito. Hindi ito ganun kalakas. Kaya ngayon, may plano na itong si Jinda. Mabilis man itong si Tata Makoy at mahirapan siyang masundan ang mga kilos nito. Ngunit alam niyang kaya niya itong matamaan. Kaya makalipas ang ilang sandali, muling umatake na itong si Tata Makoy
agad itong nagpakawala muli ng mga pagsipa. At ilang sandali, napapaatras na namang muli itong si Jinda hanggang sa tamaan na naman siya ng dalawang magkakasunod na mga pagsuntok. Ngunit inaasahan na iyon ni Jinda kahit medyo nayanig ang kanyang katawan sa mga suntok na iyon. Agad itong nagpakawala ng dalawang mga pagsuntok. Ngunit hindi iyon ang kanyang tunay na plano. Nang akmang papatras na itong si Tata Makoy at sinangga ang mga braso nito para hindi tamaan, agad itong itinaas ang kanyang mga paa at tumama ang kanyang sipa sa mga braso ng matanda. Kahit na nasangga pa ito ng matanda, hindi na nito naiwasan ang dalawang magkakasunod na mga pagsuntok ni Jinda na tumama sa panga ni Tata Makoy. Agad itong bumulagta at may lumabas na dugo galing sa kanyang bibig. Ramdam na ngayon itong si Tata Makoy na hindi pangkaraniwan ang mga suntok ng kanyang kalaban. Dahil nahihilo pa siya sa suntok na iyon ni Jinda, parang kumalas pa nga ang kanyang panga. Kaya sa isip ng matanda, hindi na siya pwedeng tamaan pang muli. Hindi rin siya makapaniwala na kahit na tinamaan niya ito ng mga pag-atake, nagawa pa rin itong si Jinda na makapagsagawa ng mga counter na pag-atake. Ibig sabihin, malakas ang kanyang kalaban at kayang tumanggap ng mga malalakas na mga pag-atake. Nang makatayo na itong si Tata Makoy, agad itong napatras dahil papasugod na itong si Jinda. Nang magpakawala ng mga sipa itong si Jinda, agad na nakaiwas ang matanda. Ginamit na naman niya ang kanyang bilis at agad na nakapagpatama ng suntok sa tagiliran itong si Jinda. Ngunit agad naman na nakapagpakawala itong si Jinda ng siko na tumama naman sa dibdib ng matanda. Medyo napatras itong si Tata Makoy. Nag-iisip na ito ng mas magandang paraan. Nakontra na kasi ni Jinda ang kanyang mga pag-atake. Agad itong makaganti sa kanya sa oras na tumama naman ang kanyang suntok o sipa. Kaya itong gawin ni Jinda dahil nakakayanan ito ang kanyang mga pag-atake. Ngayon, ang plano nitong si Tata Makoy, patamaan na itong si Jinda sa mga delikadong parte sa kanyang katawan. At ilang sandali pa, muling umatake na itong si Tata Makoy kay Jinda. At punterya ang liig at ang itlog nitong si Jinda. Makalipas ang ilang sandali, napapatras na itong si Jinda. Nanibago siya ngayon sa bagong paraan ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Ang nasa isip nitong si Jinda na kailangan niyang protektahan ang mga parte ng kanyang katawan na gustong patamaan ng matanda. Ilang sandali pa, tinamaan na siya sa kanyang dibdib at mukha. Ngunit hindi na iyon, inaalintana nitong si Jinda. Ang importante, maprotektahan niya ang mga delikadong parte sa kanyang katawan. Agad siyang muling napapaatras at nahihilo. Ganon din ang pakay nitong si Tata Mac. Patamaan muna itong si Jinda sa mukha para bumukas ang depensa nito na nakatuon na doon sa kanyang mga delikadong parte sa kanyang katawan. Agad nang umataking muli itong si Tata Makoy at nagpakawala ng mga pagsipa punterya ang pagitan ng mga paa nitong si Jinda. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakabawi na itong si Jinda sa pagkakahilo. Mas lalong naghihiyawan ang mga taong nanonood dahil mukhang nakabawi na ngayon ang kanilang mandirigma. Lumipas ang ilang sandali, biglang nawala itong si Jinda sa harapan ni Tata Makoy. At pagkatapos, nakita na lamang niyang umigpaw na ito sa ere at nagpakawala ng mga pagsipa. Agad naman na nailagan ito ni Tata Makoy. Ngunit inaasahan na iyon ni Jinda na kayang maiwasan ng matanda ang kanyang mga gagawing pag-atake. Kaya agad itong nagpakawala ng mga sunod-sunod na mga pag-atake. Tumama ang isang suntok nitong si Jinda
sa liig ni Tata Makoy. Kaya napaigik ang matanda at napaatras. Agad siyang napabuga ng dugo galing sa kanyang bibig. Napamura na itong si Tata Makoy. Nagtataka pa rin ito kung bakit tinatamaan pa rin siya ni Jinda. Alam niyang mas mabilis siya sa kanyang kalaban. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanyang isip, bakit natatamaan pa rin siya sa mga pag-atake nito? Agad na gumulong itong si Tata Makoy at gumanti ito ng mga pag-atake. Nahihilo pa siya sa mga pagkakataon na ito. Ngunit kaya na niyang ibalanse ang kanyang buong katawan. Isang sikwat ang pinakawalan nitong si Tata Makoy para patamaan ang pagitan ng mga paa nitong si Jinda. Ngunit nagulat ang matanda dahil biglang nagpakawala itong si Jinda ng malakas na pagsuntok at mas nauna pa itong tumama sa kanyang ulo. Sa lakas ng pagkasuntok nitong si Jinda, may tumalsik pa na dugo galing sa tainga ng matanda at makalipas lamang ang ilang segundo, agad na nagdilim na ang lahat sa matandang si Tata Makoy. Wika nitong si Jinda, "Mas mabilis ka nga, Tata Makoy. Ngunit agad na nahuhulaan ko ang mga galaw mo, kaya inuunahan na kita." Yumuko itong si Jinda sa nakabulagtang matanda at pagkatapos yumuko ito paharap kay Lakan Itnig at pagkatapos naglalakad na ito palabas doon sa luna. Ang mga taong nagsisigawan na tahimik sandali ang mga ito. Ang akala nila na nabaliktad na ang laban. Ngunit biglang napuruhan pala itong si Tata Makoy. Magaling man si Tata Makoy at mabilis kong kumilos. Ngunit masyadong napakabisik ang mga pag-atake nito na kayang mahulaan agad ni Jinda ang mga galaw at mga pag-atake ng matanda. At ang isa pang dahilan, masyadong matibay itong si Jinda kumpara sa matanda. Kayang tanggapin ni Jinda ang mga pag-atake nitong si Tata Makoy. Ngunit hindi kinaya ng matanda ang mga pag-atake naman ni Jinda. Ilang sandali pa, nagpalakpakan na ang mga taong nanonood bilang paghanga at pagpapakita ng respeto kay Jinda. Wika nitong si Tata Makoy Badong, "Malayo na ang nararating nitong si Jinda. Habang tumatagal ito sa ating grupo, mas lumalakas pa ang batang ito at mas nagpapakita ng mga kakaibang galaw sa labanan. Hindi kami nagkakamali sa pagdala sa kanya." "Tama ka, Tata Mak. Noong una, nagduda pa tayo sa kakayahan ni Jinda. Ngunit pinatunayan nito ngayon na karapat dapat siyang ihanay sa mga malalakas na mga mandirigma." Ang sagot naman nitong si Tiger. Binabati ng mga ito ang kasamahan nilang si Jinda. Unang laban at unang panalo agad sa kanilang grupo. Habang itong si Lakan Itnig, pati na si Apo Tinong, napabilib ito sa ginawa ng mga mandirigma na mga dayo. Unang bisis na may nananalo sa kanila sa labanan. Unang bisis ngayon na nakatikim ng pagkatalo ang grupo nila. Kaya napagtanto talaga ng mga ito na totoo ang sabi nitong si Apo Tinong na nakakahanap na ng mga katapat ang mga mandirigma ng Isla ng Tabas. Makalipas ang ilang minuto, tinawag na ang susunod na sasabak sa bakbakan. Tinawag na itong si Bunit at ang kanyang magiging kalaban ay itong si Matias. Nakita na nila kung paano lumaban itong si Matias. Mabilis at magkakapariho sila ng estilo nitong si Bunit. Pumagitna na ang dalawang mandirigma sa gitna ng luna. Yumuko agad ang mga ito sa isa't isa. Ang nasa isip ngayon ni Bunit, kailangan niyang masabayan ang bilis ng kilos nitong si Matias at kailangan niyang makahanap ng paraan para mapatumban niya agad ito. Nakita na niyang lumaban ito kahapon at alam niyang malakas din ang mga pagsipa nito.
Makalipas ang ilang sandali, hudyat na para simulan na ang kanilang bakbakan. Wika nitong si Badong. Mukhang nakakasabik ang labanan ng mga ito. Dahil sa nakita kong estilo ni Matias kahapon, Tatamak, Tiger, mukhang walang pinag-iba ito kay Pungit. Ngunit mas may tiwala ako sa aking kaibigan. Ilang taon ko na itong nakasama sa mga bakbakan at basagan ng mukha. Kahit kamatayan ay hindi nito inuurungan. Napatawa na din sina Dr. Maki at Basil sa kanilang narinig kay Badong. Kahit na sila, lalong-lalo na itong si Dr. Maki, saksi sa lakas ng loob nitong si Bunit. Sila nga ni Badong ang nagpasimuno sa kasabihang wala sa kanilang bokabularyo ang salitang pagsuko at pag-atras sa labanan. Makalipas lamang ang ilang sandali, kapwa umaatake na ang dalawang mandirigma sa isa't isa. Nagsisigawang muli ang mga tao. Gustong-gusto ng mga ito na makabawi sa pagkatalo ni Tata Makoy kay Jinda. Hindi sanay ang mga ito na makitang natatalo ang kanilang mga mandirigma sa ilang taon na nakipaglaban ang mga ito. Nasa kanilang isipan na at sa puso ng mga ito na walang makakatalo sa kanila at sila ang pinakamalakas sa lahat. Ilang sandali, kapwa nagpakawala ng mga pagsipa sina Bunit at itong si Matias. Ang taas ng mga sipa ng mga ito at napakabilis dumagdag pa sa pagkasabik ng lahat kung sino ang mananalo dahil magkakasing tangkad lamang ang mga ito at magkasing laki ang mga katawan. Dalawang magkakasunod na sipa agad ang ginawa nitong si Matias. Liig at ulo ang punteriya nito. Ngunit agad naman na nakayuko itong si Bunit at nagpakawala ng mga paharap na pagsipa. Tinamaan niya ang dibdib nitong si Matias. Ngunit agad naman na nakasabay din ito ng pagsipa na tumama naman sa tiyan nitong si Bunit. Kapwa napapatras ang dalawang mandirigma. Pansin agad nila na mas may baon ang sipang iyon ni Bunit. Bahagyang napayuko kasi itong si Matias. Ilang sandali pa, gumulong na itong si Matias papalapit kay Bunit. At pagkatapos, agad itong umigpaw at nagpakawala ng piking pagsipa. Ngunit tuhod pala ang pakay nitong ipatama kay Bunit. Sa pulsa mukha itong si Bunit, napahangad ang mukha nito dahil sa lakas ng pwersa. At para hindi siya tuluyang babagsak, agad na itinukod nitong si Bunit ang kanyang kanang kamay sa luna at pagkatapos nagpakawala ng dalawang mga pagsipa. Nasangga man nitong si Matias ang unang sipa nitong si Bunit. Ngunit ang pangalawa ay hindi na. Tumama ito sa dibdib ni Matias at pagkatapos umikot itong si Bunit at sinipa nito ang mga paa nitong si Matias. Dahil nga hindi pa ito nakabawi ng balanse sa tama sa kanyang dibdib, kaya hindi na nito nailagan pa ang ginawang pagsipa ni Bunit sa mga paan nitong si Matias. Agad itong natumba. Ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak, nakapagpakawala pa ito ng sipa sabay naman ng pagsipa ni Bunit. Kaya kapwa na tumama ang kanilang mga pagsipa sa dibdib, tinamaan itong si Bunit at sa mukha naman tumama ang sipa ni Bunit kay Matias. Ngunit dahil mas handa itong si Bunit, mas malakas ang kanyang pagsipa. Agad na nakaramdam ng pagkahilo itong si Matias sa tama sa kanyang mukha. Habang itong si Bunit, matapos na makapagpagpag ito sa dumi ng kanyang mga damit, agad naman itong tumayong muli. Napapatayo na itong silakan itneg. Nadala na din ito dahil sa ganda ng bakbakan. Sipa laban sa sipa ang labanan. Ngunit napansin itong si Supremo na mas lamang ang lakas nitong si Bunit. Wika nito kay Lakan Itnig. Mukhang mas malakas ang mga sipa ng kalaban ni Matias, Lakan Itnig. Mukhang mas may diin. Nanganganib ng matalo si Matias sa laban na ito. Sana makahanap siya ng paraan para matalo niya
ang taong labas na ito. Tama ka, Supremo. Napapansin ko din na mas iniinda ngayon ni Matias ang mga tama galing sa kanyang kalaban. Mukhang malalakas ngayon ang mga mandirigmang sakop nila ni Tatamak. Nakakamangha ang kanilang galing at lakas sa labanan. At wika pa ng mga ito, mga baguhan lamang ang mga ito sa underground fighting. Ngunit ganito nakalakas ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, muling umataki na ang dalawang mandirigma sa isa't isa. Agad na nagpakawala itong si Matias ng mga paikot na mga pagsipa. Ang ginawa nitong si Bonet, agad niyang isinangga ang kanyang mga siko at pagkatapos gumanti na din ito ng mga pagsipa sa kanyang kalaban. Nagkakasalubong na ang kanilang mga paa. Isang sipa pa ang lumagpas galing kay Matias. Agad na napayuko itong si Bonet at tumalon ito paikot sa ere sabay ng pagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga pagsipa. Ngunit sinalubong ito ni Matias ng sipa. Tinamaan ang tagiliran nitong si Bonet kaya nawalan ito ng balanse pagbagsak sa luna. Agad naman na sinundan ito ni Matias at nagpakawala ng paikot na pagsipa. Agad na sinangga ito ni Bonet. Hindi na kasi niya maiwasan ito dahil nawalan na silang balanse. Ngunit kasabay sa sipang iyon, pati kamao ay ginamit na din itong si Matias. Tinamaan sa panga itong si Bonet at natumba ito sa luna pati haya. Malakas ang suntok na iyon ni Matias at saktong-sakto pa na tumama ito sa kanyang panga. Kaya agad niyang naramdaman ang sobrang pagkahilo. Dito na mas nag-iingay ang mga taong nanonood. Napapatayo pa nga ang mga ito para isigaw ang pangalan nitong si Matias. Gusto nilang bigyan at ipakita ang kanilang suporta para mas madadagdagan ang lakas nito sa bakbakan. Wika nitong si Matias na papalapit na kay Bonet. Mukhang nahuli kita sa ataking iyong kaibigan. Inaamin ko, mas malakas at mas may diin nga ang mga sipa mo kumpara sa akin. Ngunit hindi lamang sa sipa ako umaasa. Malakas din ang aking mga suntok. Wika nitong si Dr. Maki. Masyadong nakapokus sa pagsalag si Bonet sa mga sipa, kaya hindi na niya nakita ang suntok na iyon. Sagot naman itong si Badong. Tama ka, Maki. Kahapon, iilang suntok lamang ang mga pinakawalan ni Matias sa kanyang kalaban. Kaya ang inaakala ni Bonet, sa suntok lamang umaasa itong si Matias. Ngunit hindi natin makikita ang tunay na kakayahan at lakas ng isang mandirigma sa isang laban lamang. Makalipas ang ilang sandali, tumawa itong si Bonet habang papatayo na ito. Sagot naman niya kay Matias. Tinamaan mo ako ng isang bisis ang buong akala mo na panalo ka na. Hindi mo na mauulit pa ang mga bagay na iyon, kaibigan. Ang sagot naman nitong si Matias. Tingnan natin, kaibigan, sa susunod kong pag-atake dahil tatapusin na kita. Napapangiti na lamang itong si Bonet sa sinasabing iyon ni Matias at pagkatapos agad na itong humanda. Nang makalapit na itong si Matias, mabilis nang lumuhod itong si Bonet sabay ng pagpakawala ng isang malutong na suntok. Tumama ito sa isang paa nitong si Matias dahil agad itong nagpakawala ng sipa. Hindi na nito namalayan at naiwasan ang ginawang pagsuntok na iyon ni Bonet. Agad itong napaigit sa lakas ng suntok nitong si Bonet. Pakiramdam nitong si Matias na mamanhid agad ang kanyang isang paa. Agad itong napayuko. Dito na muling kumana ng dalawang magkakasunod na mga suntok. Punteriya pa rin ang mga paa nitong si Matias. Nasangga man ni Matias ang unang suntok, ngunit ang pangalawa, tumama na ito sa kanyang tuhod. Kaya tuluyang bumagsak na ito sa luna.
Gumulong agad itong si Bonnet sabay pagpakawala ng mga sipa punteriya ang mukha nitong si Matias. Nasangga pa rin ito ni Matias kahit na masyadong nasaktan ito sa kanyang paa at tuhod. Agad itong nagpakawala ng suntok at nang makakuha ng bwilo, ikinapit nito ang mga paa sa liig ni Bonnet para pilipitin ito at mapilitang sumuko ang kanyang kalaban. Ngunit mas lamang na itong si Bonnet sa kanilang sitwasyon. Agad na sinuntok na naman ni Bonnet ang mga paa nitong si Matias at pagkatapos tumayo na ito at inialsa itong si Matias na kahit na tinamaan ang kanyang mga paa, hindi pa rin umalis sa pagkakapit sa kanyang mga paa sa liig ni Bonnet. At pagkatapos, ibinagsak na ito ni Bonnet sa luna at sinundan pa ito ng pag-igpaw sabay bagsak sa tuhod nito sa dibdib sana ni Matias. Ngunit agad naman itong napagulong para makaiwas. Tumayo itong si Bonnet at naglalakad papunta kay Matias. Wika nitong si Bonnet, "Tulad ng sabi ko sa iyo Matias, hindi mo na magagawa pa ang mga bagay na iyon na nagawa mo kanina. Hindi mo ako mapapatamaan muli." Tuwang-tuwa ang mga taong nanonood doon sa loob ng arena kahit na nakita nilang nasasaktan na ang kanilang mandirigma. Hindi pa rin matatawaran ang ganda ng labanan. Wika nitong si Tata Mac, "Mukhang lumabas na ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan at lakas, Badong Tiger. Mas maparaan itong si Bonnet kung lumaban at mas determinado. Ngayon, maaaring tapusin na ni Bonnet ang labanan. Alam kong masyadong napinsala ang tuhod nitong si Matias. Hindi na niya magagamit ang isang paa para makasipa. Tingnan natin ang susunod na gagawin ni Bonnet." "Tama ka, Tatamak. Maparaan kung lumaban si Bonnet. Agad na makikita nito ang mga kahinaan ng kanyang karap." Dahan-dahan nang tumayo itong si Matias. Ramdam pa rin ito ang pananakit ng kanyang paa at tuhod. Ngunit mas malala ang kanyang tuhod. Halos hindi na niya maihakbang pa ito. Ngunit kailangan pa rin niyang lumaban para sa pride ng kanilang karian. Muling wika nitong si Bonnet, "Ngayon Matias, ako naman ang atake at sasabihin ko din ang mga sinasabi mo kanina sa akin. Tatapusin na kita sa pag-ataking ito." At ilang sandali, mabilis nang umatake itong si Bonnet. Agad itong nagpakawala ng pagsipa punteriya ang mukha nitong si Matias. Ngunit hindi iyon ang tunay niyang plano. Naghanap lamang ng magandang pagkakataon ito para mailusot ang mga ataking makapagpatapos sa kanyang kalaban. Mabilis naman na umiiwas at gumanti ng mga suntok itong si Matias. Ngunit hindi na ito gumagamit ng sipa at hindi na rin umalis pa sa kanyang kinatatayuan. Ramdam ni Bonnet na malapit na ang katapusan ito. Puro sa itaas ang mga ginawang pag-atake ni Bonnet para ihanda ang matinding pag-atake niya sa mga paa nito. Dalawang suntok na naman ang kanyang pinakawalan. Ngunit nasangga pa rin ito ni Matias at pagkatapos gumanti ito ng mga malalakas din na mga pagsuntok. Kahit na hindi magagamit ni Matias ang kanyang mga paa, hindi pa rin ito basta-bastang matatamaan. Ang dalawang suntok na iyon ni Matias, tumama pa nga ang isa sa balikat ni Bonnet. Ang ginawa naman itong si Bonnet, agad na umikot ito para hindi ganun kalala ang pwersa ng tama nito sa kanyang katawan. At pagkatapos, agad itong gumanti ng sipa papunta sa mga paa nitong si Matias. Nahulaan na ni Matias ang gagawin ni Bonnet, kaya agad naman niyang naiharang ang kanyang kamay sa kanyang paa. Ngunit piki lamang ang ataking iyon ni Bonnet dahil ang kanyang totoong plano ay patamaan ang tuhod ni Matias. Iniiwas agad ni Bonnet ang kanyang sipa at doon na tumama sa tuhod ni Matias na nagiging dahilan
para tuluyan na itong mapilay. Napasigaw na ito at napaluhod sa luna. Napasigaw na ito sa sobrang sakit at naitukod na ang dalawang mga kamay sa luna. Umatras na itong si Bonet. Kung tutuusin, pwede pa niyang atakihin itong si Matias para tapusin na ito. Dahil hindi pa ito sumusuko at kaya pa nitong lumaban. Ngunit mas pinili nitong si Bonet na umatras at sabi nito sa kanyang kalaban habang nakayuko bilang pagpapakita ng respeto. Ipagpatawad mo, kaibigan. Ngunit kailangan kong gawin iyan. Sa tingin ko, mas nakakabuting itigil na natin ang ating laban. Hindi mo na kaya. Muli na lamang tayong maglalaban sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, tanggapin mo muna ang iyong pagkatalo. Napaluha na itong si Matias. Gusto pa niyang lumaban. Ngunit hindi na kaya ng kanyang tuhod. Mas lalong mapipinsala lamang ang kanyang katawan kapag pinilit niyang lumaban. Hinding-hindi pa siya natatalo sa mga dayo. Sa isip nitong si Matias, nakakahiya sa mga taong naniniwala sa kanila. Natahimik ang mga taong nanonood. Nakaramdam ng awa ang mga ito kay Matias. Pilit na tumayo itong si Matias kahit na namimilipit pa rin ito sa sobrang sakit. Kailangan niyang lumaban. Wika niya kay Bonet. Hindi pa ako tapos, Bonet. Nakakatayo pa ako. Ngunit nanatiling nakatayo lamang itong si Bonet at wala na itong balak na labanan pa si Matias. Alam niyang isang atake pa. Pwede na nitong ikapinsala ng husto sa kanyang tuhod at maaaring habang buhay, hindi na niya ito magagamit pa sa labanan. Sagot naman ni Bonet. Matias, may mga tungkulin ka pang gagampanan sa kaharian. Hindi ang pakikipaglaban sa amin ang pangunahing trabaho ninyo at obligasyon. Ang trabaho ninyo ay bantayan ang hari laban sa mga gustong ibagsak ang kaharian ninyo. Kaya huwag mo nang pilitin na lumaban pa. Ilang sandali, napalingon itong si Matias nang pumasok na doon sa loob itong si Apo Homer. Uwi ka nito kay Matias. Tama na iyan, Matias. Umabot ka na sa suktulan at hindi mo na kayang lumaban pa. Hindi ka ikakahiya ng ating taga-isla dahil lamang sa natalo ka sa laban ngayon. Tama ang iyong kalaban. Hindi ang pakikipaglaban sa mga dayo ang pangunahing obligasyon natin, kundi ang pangalagaan ang ating isla at ang kaharian. Pagkatapos, yumuko itong si Apo Homer kay Bonet, wika ng pinuno ng Abdullah. Maraming salamat, Bonet. Isa kang tunay na mandirigma. Pinahanga mo ako, binata. Nagkatitigan naman sina Bonet at Matias. At sa mga mata ng mga ito, mabanaag mo ang kanilang respeto sa isa't isa. Pagkatapos, naglalakad na itong si Bonet pabalik doon sa grupo nila ni Badong, habang inalalayan ni Apo Homer itong si Matias na makalakad naman. Tumulong na din ang ibang mga fighter na sina Makil at Aldo para madala agad itong si Matias sa gilid ng luna. May mga napapaluha sa mga taong nanonood. May naawa kay Matias, ngunit mas marami ang rumispito sa kanilang mandirigma. At nakuha na rin ni Bonet sa mga taong nandoon ang respeto. Kaya nagpalakpakan ang mga ito sa dalawang mga magigiting na mga mandirigma. Binati agad ni Badong si Bonet. Uwi ka nito sa kanyang kaibigan. Ibang klase ka na, kaibigan. Mukhang mas umangat pa ang galing mo. Pati sina Basil at Dr. Maki napabilib din ang mga ito kay Bonet. Hindi lamang sa galing sa pakikipaglaban, kundi sa pagiging patas at makatao. Itong si Lakan Itnig, pumapalakpak nga din ito para sa papuri sa dalawang mga mandirigma. Uwi ka ni Tata Mac kay Bonet. Binabati kita, Bonet. Mas binigyan mo ngayon ng karangalan ang ating grupo.
hindi ako nagkakamali sa pagtitiwala sa inyo. Mabuhay ka, kaibigan. Ilang sandali pa, inihayag na ng mananalita ang susunod na sasabak sa bakbakan. Walang iba kundi si Dr. Maki, at kalaban ang isang mandirigmang halimaw kung ituring ng mga karamihan na galing naman sa tribo ng Maling. Itong si Imba ay ang pinsa ng tinalo ni Dr. Maki doon sa bakbakan na ginawang ensayo ni Lakan Itnik. Tulad nga ng nakakalaban ni Dr. Maki nung unang araw nila sa islang ito, kakaiba din na nilalang itong si Imba. Malakas at mabangis nang mapang-abot na ang mga ito doon sa gitna ng luna, wika agad itong si Imba. Ikaw ang tumalo sa aking pinsan. Ikaw ang nagpapahiya sa aming tribo. Ibabangon ko ngayon ang aming dangal. Walang pwedeng tumalo sa aming mga mandirigma. Walang pwedeng magpapahiya sa aming tribo. Sagot naman itong si Jinda. Gawin mo ang lahat mong makakaya, kaibigan, dahil gagawin ko din ang lahat ng aking makakaya. Sa labanan, hindi lahat ay mananalo. Kung matatalo ka, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ang totoong mandirigma, marunong tumanggap ng pagkatalo. Ngunit parang walang narinig ang kalaban nitong si Dr. Maki. Itinapo na nito ang laging suot na balabal at nakita na ng lahat sa unang bisis ang kabuhan ng ritsura nitong si Imba. Mapuputi ang mga balat, mapuputi ang mga mata, at nalalagas na ang mga buhok. Payat ang katawan at manipis. Walang muscle ang mga braso. Hindi mo ito makikitaan na isa itong mandirigma. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Unang bisis kasi ngayon na nakita ng mga tao ang tunay na hitsura nitong si Imba. Ngunit sina Supremo at Lakan Itnig, ilang bisis na nila itong nakita. Itong si Supremo ang unang tumalo kay Imba. Wika ni Supremo, huwag kayong magpalinlang sa hitsura ni Imba. Dahil sa kabila ng kanyang payat at malipis na pangatawan, nakatago ang isang malakas na halimaw. Ang mga taong nanonood, may mga sumisigaw na sana hindi na sinama itong si Imba sa bakbakan na iyon, dahil nga wala sa katawan nito ang pagiging mandirigma. May mga nagdududa din sa lakas nito, kahit na galing pa ito sa tribo ng Maling, kung saan kilala na mababangis at walang kinatatakutan ang mga ito, sabi nitong si Bunit. Ang payat naman ng makakalaban ni Dr. Maki, at mukhang walang bitamina ito sa katawan. Paano niya matatalo si Maki? Wika nitong si Tatamak. Marami na akong naririnig tungkol sa mga mandirigma ng tribo ng Maling. Kakaiba ang kanilang bangis at lakas. Kaya huwag mong ibasi ang lakas ni Imba sa kanyang katawan, Bunit. Tingnan natin kung ano ang kayang ibigay nito sa labanan. Tumitig lamang itong si Imba sa mga tao at bulong nito. Mga mahihinang nilalang, kayo ang mga walang silbi. At ilang sandali nang tumunog na ang gong bilang hudyat na simulan na ang laban, biglang nawala itong si Imba sa harapan ni Dr. Maki. At ilang sandali, napakabilis na itong umaatake sa doktor. Mabilis naman na umilag agad itong si Dr. Maki. Gulat na gulat ito sa bilis ng kanyang kalaban. Muntikan pa siyang tamaan ng mga kalmot nito. Agad siyang nagpakawala ng mga pagsiko at pagtuhod para mapigilan niya ang mga ginagawang pag-atake ng kanyang kalaban. Muay Thai ang ginamit ngayon ni Dr. Maki. Tamang-tama ito sa ginawang kakaibang estilo na pag-atake ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa, patuloy na umatake itong si Imba sa doktor. At makalipas lamang ang ilang sandali, hindi na niya naiwasan pa ang isang pag-atake nito. Agad niyang naramdaman ang hapdi sa kanyang liig na pamura itong si Dr. Maki. Muntik na niyang makakalimutan
na matutulis at matitigas ang mga kuko ng mga ito na pwedeng gawing armas sa labanan. Kinapa ng doktor ang kanyang liig. Umaagos agad ang dugo galing sa kanyang sugat. Mabilis naman na gumawa ng paraan ang doktor para mabawasan ang pagdurugo sa kanyang sugat. Sa galing bilang doktor ni Dr. Maki, kaya na niyang kontrolin ang mga ito. Ilang sandali, gulat na lamang ang mga tao, pati na sinalakan Itnig, nang makitang tumigil na sa pagdurugo ang sugat nito, kahit na nandoon pa rin ang sugat sa liig. Isang napakagaling na doktor at nagagamit na niya ito sa kanyang katawan. Wala na akong masasabi pa sa kakayahan na iyan ni Dr. Maki. Tanging siya lamang ang makakagawa nito. Nang muling umatake itong si Imba, nagawa nitong mayakap si Dr. Maki galing sa likuran at pagkatapos inialsa na ito at ibinalibag sa gilid ng luna. Gulat na gulat ang mga tao, pati na rin si Nabadong. Hindi makapaniwala ang mga ito sa lakas nitong si Imba. Kung gaano ito kapayat, ganun din ito kalakas. Pati nga ang grupo nila ni Tatamak. Wika nitong si Basil. Sa pagkakaalam ko, kakaiba ang mga dugong nananalaytay sa mga tao na galing sa tribo ng Maling. Kaya nga, tinatawag na halimaw ang mga ito. Kailangan ni Dr. Maki na makahanap ng paraan para matalo ang halimaw na iyan. Wika naman itong si Badong. Magagawan iyan ng paraan ni Maki Basil. Hindi ordinaryo ang mga kakayahan ni Maki. Magaling sa bakbakan ang ating kaibigan. Sa mga pagkakataon na iyon, agad na umikot sa ere itong si Dr. Maki at bumagsak sa gilid ng luna at pagkatapos umikot muli ito at tumalon sa luna. Ngunit pagkabagsak pa lamang itong si Maki, agad nang papasugod sa kanya ang kanyang kalaban. Agad na itinaas ni Maki ang kanyang mga tuhod para masangga ang mga atake ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa, tumalon na itong si Imba at agad na hinagip itong si Dr. Maki. Ngunit agad na naisipa ni Dr. Maki ang kanyang mga paa, kaya napigilan sa pag-atake itong si Imba nang tamaan ito sa kanyang tiyan. At makalipas ang ilang sandali, sinundan agad ito ni Dr. Maki ng mga pag-atake gamit ang kanyang dalawang mga siko. Tinamaan niya ito sa ulo. Rinig pa nga ng doktor na lumalagotok pa nga ito dahil sa lakas. At pagkatapos, muling nagpakawala ito ng tuhod. Ngunit agad na naitaas nitong si Imba ang kanyang kanang kamay. At pagkatapos, bago ito bumagsak sa luna, naikalmot pa nito ang kanyang kanang kamay. Kaya nasugatan agad itong si Dr. Maki sa kanyang tuhod. Pagbagsak naman ito sa luna, agad din itong umigpaw at muling umaatake na sa kanya. Apat na mga pagkalmot ang pinakawalan nitong si Imba. Agad na umigpaw itong si Dr. Maki at gumulong palayo para hindi siya matamaan ng mga sunod-sunod ng mga pag-atake ng kanyang kalaban. Ngunit nahagip na naman ang kanyang tiyan. Agad na tumagas ang dugo galing sa kanyang sugat. Napaluhod itong si Dr. Maki sa luna at naitukod ang kanyang isang kamay. Hawak naman niya sa isa pang kamay ang kanyang sugatan na tiyan. Napakabilis ng mga kilos at galaw ng kanyang kalaban ngayon at malakas din ang isang ito. Kailangan niyang makagawa ng paraan. Hindi umubra ang kanyang ginamit na estilo. Kanina, nasasabayan at natatamaan pa niya ito. Ngunit sadyang mas mabilis ito kaysa kanya. Tinamaan niya ito kanina ng mabilis na atake. Ngunit agad naman itong nakabawi ng lakas. Tumayong muli itong si Dr. Maki. Inihakbang ang isa nitong paa sa unahan at nakataas naman ang isang kamay habang ang isa nasa baba. At pagkatapos, pumikit na itong si Dr. Maki. Wika naman itong si Imba na papalapit na naman sa kanya. Sadyang napakasarap mong paglaruan.
para kang isang maliit na baka na hinahabol ngayon ng isang mabangis na leon. Ang mga taong nandoon, tuluyang napasigaw na ang mga ito. Tunay ngang nabigla ang mga ito sa ipinakitang lakas nitong si Imba. Kakaiba ang lakas nito na parang isang halimaw. Sa liit ng katawan nito, kayang paglaruan ang isang matipuno at mas malaki na kalaban. Ngayon, napagtanto na ng mga tao sa isla ng Tabas na kaya pala napabilang ito sa mga mandirigma ng hari dahil nga sa taglay nitong lakas. May iilan na ang nakakilala kay Imba, ngunit karamihan ay hindi pa ito kilala. Hindi kasi ito lumalaban sa mga pipitsuging mga dayo. Lumalaban lamang ito kapag malakas ang mga kalaban at malaki at espesyal ang pagdiriwang ng kaharian tulad ngayon na kaarawan ng kanilang hari. Wika nitong si Tatamak. Gagamitin na ni Maki ang isa sa kanyang mga bihasang paraan sa Tai Chi. Kailangan ito ni Dr. Maki para hindi na madagdagan pa ang kanyang mga sugat. Kaya ng istilong ito na sanggain at iwasan kahit na gaano pa kabilis ang kanyang kalaban. Ilang sandali pa, biglang kumilos na din ang kalaban nitong si Dr. Maki. Umigpaw na ito at mabilis nang nagpakawala ng mga pagkalmot. Biglang bumukas ang mga mata nitong si Dr. Maki nang makalapit na ang kanyang kalaban. At pagkatapos, biglang umikot ito na parang isang kawayan na itinangay ng malakas na hangin. Umikot-ikot ito habang sinasangga ang mga ginawang pag-atake nitong si Imba. Wika nitong si Dr. Maki. 24 pound picnic. Mukhang sapat na ito para sa iyo. Ilang sandali pa, patuloy sa ginagawang pag-ikot itong si Maki. Kahit na mabilis ang mga ginagawang pag-atake ng kalaban ito, ngunit kahit na isa, wala man lamang tumama sa doktor. At makalipas ang ilang sandali, agad nitong hinawakan ang kamay nitong si Imba at mabilis na ibinagsak niya ito sa lupa. Pagkatapos, dalawang mga pagtagpas gamit ang mga dulo sa kanyang palad ang tumama naman sa magkabilang gilid ng liig nitong si Imba. Agad itong napaigit sa lakas ng pag-ataking iyon ni Dr. Maki. Sigurado siyang hindi na ito makakatayo pa. Napatulala na naman ang mga taong nanonood. Ang inaasahan nilang madaling laban ni Imba at agad na matatalo ang kanyang kalaban ay hindi ito nangyari dahil biglang nabaligtad na naman ang mga pangyayari. Ang kanilang mandirigmang si Imba na naman ngayon ang nalalagay sa alanganin. Tumayo na itong si Dr. Maki. Hindi na gumagalaw ang kanyang kalaban habang nakabulagta ito sa luna. May dugong lumabas galing sa bibig nito at nakadipa na ang mga kamay. Kaya ang buong akala ni Dr. Maki na tapos na ang kanilang laban. Ngunit nang akmang tatalikod na sana ang doktor, biglang umigpaw itong si Imba at kinubawan sa harapan ang doktor, sabay kagat sana sa kanyang liig. Agad na naisangga ni Dr. Maki ang kanyang kamay, kaya ang kanyang kanang kamay ang nakagat nitong si Imba. At pagkatapos, nagpakawala pa ito ng mga pagkalmot na tumama naman sa dibdib ng doktor. Mas malalalim ang mga ito dahil nga mas malapit na sa kanya itong si Imba. Sa galit nitong si Dr. Maki, agad niyang niyakap itong si Imba at hindi na niya ito binitiwan pa. Pagkatapos, tumalon siya sa ere at pabagsak na iniuna niya ang ulo ng kanyang kalaban. At kahit na nakagat si Dr. Maki, hinahayaan na niya ito. Ang kanyang ginawa, pinag-uuntog niya ang ulo nito sa luna at siniko niya ito ng siniko hanggang sa bumulwak ang dugo sa bibig nito. At makalipas lamang ang ilang minuto, hindi na ito gumagalaw pa. Ngunit malalalim din ang mga natamong sugat nitong si Dr. Maki sa kanyang dibdib at liig at maraming mga dugo ang lumabas. Panalo man itong si Dr. Maki
dahil nawala na ng tuluyan ng malay ang kanyang kalaban. Ngunit malalim din ang kanyang sugat at kinakailangan na maampat agad ang pagdurugo nito. Hindi na niya kayang kontrolin pa ang ganitong kalalim na mga sugat. Nagpalakpakan ang mga taong nandoon. Napabilib sila kay Dr. Maki dahil kakaiba din ang lakas at galing nito. Kahit na isang halimaw na ang kanyang katapat, natalo at napabagsak pa rin ito ni Dr. Maki. Mas napabilib ang mga taong nanodoon kay Imba kahit na natalo ito sa laban. Agad na tinulungan ng mga tauhan nila kanitig itong si Dr. Maki at dinala doon sa kanilang paggamutan. Habang itong si Imba, dinala din ito kasabay ni Dr. Maki. Napailing na lamang itong si Apo Tinong. Napakaganda ng laban ng mga dayo laban sa mga mandirigma nila. Tatlong laban ang natapos at lahat walang maitapon sa kagandahan ng mga bakbakan. At ngayon, mukhang dinumina ng mga dayo ang mga labanan. Lahat na mga lumipas na laban na ipanalo ng mga mandirigma nila ni Tatamak at ng Pierce Brothers. Nakakagulat ang lakas at galing ng mga dayong ito. Pinuntahan muna nila ni Badong, Bunit at Basil ang kanilang kaibigan habang binigyan ito ng gamot ng mga tauhan itong si Lakan Itneng. Habang doon sa arena, tinawag na ang susunod na maglalaban. Maglalaban ngayon sina Tiger at itong si Makil. Kung matatandaan, nang matalo nitong si Makil ang kanyang kalaban na dayo, itinuro nito si Tiger at sinabing ito ang kanyang isusunod na patumbahin. Kaya ngayon, sabik na sabik itong si Tiger na makaharap ang dambuhalang mandirigmang ito. Dahil kilala ng ilan sa mga tao doon sa isla itong si Tiger, may mga nakakaalam na kung gaano din ito kagaling sa bakbakan. Ilang sandali pa nang nasa gitna na ang mga ito, nakangisi itong si Tiger at wika nito kay Makil. "Ngayon Makil, ipakita mo sa lahat ng mga nandirito na dudurugin mo nga ako. Patunayan mo ang mga pinagsasabi mo." Tumawa na din itong si Makil. Sagot din ito, "Tiger, matagal ko nang hinahangad na makaharap kita. Ang sinasabing pinakamalakas na guro ng karate at judo. Ngayon, ipakita ko sa iyo na walang binatbat ang mga pinag-aralan mong mga pamamaraan ng pakikipaglaban." At ilang sandali pa, hudyat na para simulan na ang bakbakan nila. Agad na humanda itong si Tiger. Nakataas ngayon ang kanyang isang kamay at nakababa naman ang kabila habang nakabuka ka ang kanyang mga paa. Wika nitong si Makil, "Ano namang klaseng estilo yung ginawa mo, Tiger? Sige nga, subukan mong salagin ang gagawin kong pag-atake." At ilang sandali, sumugod na ang dambuhalang tao papunta kay Tiger. At makalipas lamang ang ilang segundo, nagpakawala na ito ng mga pagsuntok. Agad na naman na naiilaga ni Tiger ang mga ito at nasasangga ang iba. Makalipas ang ilang sandali, nang yumuko itong si Tiger, lumagpas ang ataking iyon nitong si Makil. Kaya butas na butas ang depensa nito sa may bandang tiyan. Agad na nagpakawala ng dalawang magkakasunod na suntok itong si Tiger. Sa lakas ng pagkatama, bahagyang napayuko pa itong si Makil at napabuga ng hangin. Agad na sinundan ito ni Tiger ng isang suntok. Punteriya naman ang panga nitong si Makil. Ngunit agad na nahawakan ito ang kamay ni Tiger, wika nitong si Makil, "Ako naman ngayon, Tiger." At hinila na niya ang kamay nitong si Tiger. Pagkatapos, nagpakawala ito ng pagsiko. Agad naman na sinangga ito ni Tiger ng siko. Sagot naman ito sa kanyang kalaban, "Mas malaki at matangkad ka sa akin, Makil. Tingnan natin kung hanggang saan ang taglay mong lakas." Nagpakawala itong si Tiger ng isang suntok
at tumama naman ito sa tagiliran nitong si Makel. Agad itong napayuko at ramdam ang sakit ng pagkatama ng suntok na iyon. Ngunit sa kanyang isip, kaya niyang tanggapin ang mga suntok ni Tiger. Nagpakawala din siya ng suntok na tumama naman sa panga nitong si Tiger. Bahagyang napayuko itong si Tiger. Malakas din ang suntok na iyon ni Makel. Ngunit agad naman na muling nagpakawala ng mga pagsuntok itong si Tiger at punteriya pa rin ang tagiliran nitong si Makel. Kaya tuluyan na itong napalhod at naitukod ang isang kamay sa luna. Wika nitong si Tiger. Hanggang dyan ka na lang pala, Makel. Ipakita mo na malakas ka. Hinahamon mo ako. Ngunit tatlong suntok pa lamang, agad ka nang napalhod. Huwag mong ipahiya ang kaharian ninyo. Umikot itong si Tiger at nagpakawala ng malakas na pagsipa. Ngunit nasalo ito ni Makel. Pagkatapos, hinila niya ang paa nito at ibinagsak sa luna. Agad naman na naitukod ni Tiger ang kanyang kamay at nagpakawala ng pagsipa na tumama sa dibdib nitong si Makel. Kaya tuluyan na itong bumagsak sa luna. At itong si Tiger, agad itong gumulong at umigpaw patayo. Wika nitong si Tiger. Tumayo ka, Makel, at lumaban ka dahil hindi kita pagbibigyan ngayon. Lumuhod naman itong si Makel at hinihintay ang papasugod na si Tiger. Matagal nang gustong makalaban ni Makel itong si Tiger. Matagal niya itong nakikitang lumalaban dahil itong si Makel, hindi talaga ito galing sa isla ng Tabas. Napunta lamang ito sa isla ng Tabas nang magbibinata na ito dahil lumalaban sa isla ang kanyang ama noon. At mula noon, hindi na ito umalis pa sa isla ng Tabas hanggang sa muling bumisita ito doon sa bayan ng San Nicolas. May mga pangyayari na napalaban itong si Makel sa mga tulisan na gustong pagnakawan siya. At biglang may isang taong sumulpot doon at tumulong sa kanya. Pinagbubugbog nito ang mga taong gusto siyang pagnakawan. Hindi pa siya ganun kagalingan sa laban at hindi pa din ganun kalaki ang kanyang pangatawan. Wika ng taong na tumulong sa kanya. Sa sumunod na mga pagkakataon, bata, mag-iingat ka sa lugar na ito dahil nagkalat ang lahat ng mga masasamang tao. Palakasin mo ang iyong sarili at pag-aralan ang mga pamaraan ng pakikipaglaban para maipagtanggol mo ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay. Simula noon, pinag-igihan na nitong si Makel ang pag-aaral sa iba't ibang uri ng pakikipaglaban sa tulong nitong si Tata Makoy. Araw-araw na itong nagpapalakas ng katawan at hinahangad na makikitang muli ang taong nagligtas sa kanya na si Tiger. Ngunit hindi na siya matandaan ito nang muling bumalik ito doon sa San Nicolas. At sa mga pagkakataon na iyon, lumalaban na itong si Tiger sa mga underground fighting. Ngayon, ang plano nitong si Makel, ipaalala kay Tiger na siya ang naging dahilan kung bakit siya nagiging malakas at pangunahing tagamantay ng hari sa isla ng Tabas. Gusto niyang magpakilala sa pamamagitan ng lakas. Ilang sandali pa nang makalapit na itong si Tiger, agad itong umikot at nagpakawala ng mga pagsipa. Gumulong agad itong si Makel at niyakap niya itong si Tiger at pagkatapos umigpaw na ito at balak sanang ibagsak ang katawan ni Tiger sa luna. Ngunit agad naman itong pumihit at hinawakan ang mga braso nitong si Makel at pagkatapos nagpakawala ng mga pagtuhod si Tiger na tumama sa dibdib nitong si Makel. Kaya bumagsak ito sa luna na nauna ang likod. At hindi pa nga ito nakabawi ng lakas, papadating na sa kanya ang isang pagtuhod ni Tiger. Agad na gumulong itong si Makel at gumanti ng mga pagsiko. Nasangga agad ito ni Tiger. Ngunit ang kasunod na atake ni Makel, tinamaan itong si Tiger sa kanyang panga. Kaya agad itong napatras at napabuga ng dugo.
napamura itong si Tiger. Kahit na tinamaan niya itong si Makil, nagawa pa rin itong makaganti sa kanya. At kahit na malaking bulas ito, mabilis din kong kumilos. Medyo nayanig itong si Tiger sa suntok na iyon. Wika nitong si Makil. Pwede na ba ang aking mga suntok, Tiger? Tapos tumawa na ito. Sagot naman nitong si Tiger. Para sa isang katulad mo na malaking tao, mahina pa rin ang mga suntok mo, Makil.